Hello, we're back. Sorry, because our connection is something. Ayun, may problema sa connection natin. But here we go again with my partner, Zeth. So just a while ago, we're talking about, you know, we're greeting a lot of friends from different parts of the world. And that's the perks of being a UNO Premier member. Kasi you have the chance to travel, you know. So Zeth, you just came from US, you know, for how many months? Two and a half months. US, Canada, and Korea. Wow, galing naman. Business and pleasure. So, yes. anong business, anong pleasure? Well, I'm together with my daughter and, you know, I was one of the speakers in Las Vegas and New York. Wow. So, how was the US compared to Philippines? Weather, of course. Yeah, weather. Yeah, but other than that, regarding the business, ang maganda lang po, sa ibang bansa kasi, there's no question kung gustong kumita o hindi. Kasi the reason why, bakit na rin naman sila umalis, it's because pera din. Yeah. Kaya nga po maraming OFW kasi nakita ang opportunity. So, I think the difference lang, partner, yes. Sarap pansin ko lang, every time you share the business, wala na siyang paligoy-ligoy. Yes, diretsahan. Yes. So unlike here in Philippines, that's yes. When you talk about multi-level marketing, people, most of the people are so skeptic, you know? Oo. Well, okay lang naman po yun kasi kahit kami noon, ganun din ang feelings namin na parang totoo ba talaga, naiyaman ka dito. Ang maganda lang kasi is, lahat naman po yan, may training program with the company and may support. Yeah. So kung tatanungin mo ako, partner, ang nangyari kasi sa akin sa ibang bansa, ano kami, straightforward na yeah. Sasabihin namin, ito yung business, ito yung kita mo, ito yung gagawin mo. So, napaka-promising po ng expansion natin sa buong mundo. Kasi hindi na siya yung, ano eh, kasi ang networking po kasi sa ibang bansa is a profession. Yeah. So, pag sinabi mong networker ka, full-time po sila. Can you imagine and na... Ano yung mga states na pinuntahan mo specifically when you were in the U.S.? Na total ko 14 different 14, states. Wow. Sige, nga enumerate mo kung naalala mo. Kung kaya ko pang maalala po, pumasok kami ng LA. Hi, Mam Bubbles. Yeah, Mam Bubbles from Davao. Yeah, from Davao. So, pumasok po kami ng LA. Pumunta po ako ng San Francisco, Arizona, Las Vegas, Florida. And then, nag-New York po kami, nag-Philadelphia, nag-Pennsylvania. Ikaw na. Nag-Maine, which is in Portland. Basta 14 different Maine states. Mainland ng US. Portland is actually the... Ang state is Maine. So, definitely you're promoting US now. Yes. I don't know why, pero sa sobrang ganda po ng business natin, kasi dala po kasi natin yan as long as there's an internet. Yeah, that's the advantage of doing multi-level marketing with UNO Premier. Kasi yes. It's very portable. Yep. Yeah. So, you can bring it anywhere. You don't need to bring your, you know, your store and sell products okay. There. Kasi parang ganito tayo, lang po siya. Yeah. Diba? Okay lang ba mag-example? Sure, no problem. Diba yung traditional na business kasi... Sample lang, mga taxi or mga restaurant. So, pag pupunta ka sa ibang bansa, hindi mo naman pwedeng dalhin lahat tama. Yung taxi mo or yung mismong restaurant. Yeah. Ang UNO po kasi is actually an online business. You can check all the activity. As yes, long as there's an true. Internet and I think everyone is already using a smartphone. Smartphone, yeah. Mobiles, you know, any mobile phones. Correct. Yeah. So, napakaganda lang po na, alam mo yon during the time na nagta-travel ako and... kung familiar po kayo sa lifetime royalty bonus. Yeah. Diba? Partner, ano ba yun? Pag member ka, syempre, alam nila yan. Of course. Ano bang lifetime royalty bonus? Yeah, it's just that when you sponsor somebody to be part of UNO Premier, yes. Anything they will earn from the binary, you will get a certain percentage from correct. It. And it's lifetime. Mm-mm. So in short, the more... the longer you help somebody you're sponsored to earn from UNO Premier, the longer you get also that correct. Bonus. And napakasaya kasi during na nag-travel kami, yung mga business partners ko dito sa Philippines, hindi naman po nag-travel. Kasi so, Ma'am Bubbles, kain tayo pagkatapos yeah. Nyo mag-live. Yes, Ma'am Bubbles, we miss you there also in Davao City. So very soon, kita-kits po tayo dyan. Yes. Lami na ikaon og durian. So what else? Anyway, so for those who are watching now, so we'll be doing it regularly, siguro from time to time. Mm-hmm. So if you want us to give a topic, what we'll do, ano pa yung pwede nating pag-usapan, then we can give you. So if you are an UNO Premier member, you can give us something that, you know, any topic, anything that we can learn from, mm-hmm. You know. Na pwede natin pag-usapan, we can share also our experience while we are expanding the business outside the Philippines. Yes.
Yeah, so actually supposedly this month I should be in in Qatar or in UAE, but because of the trainings being scheduled for me, so that's why I'm still here in the Philippines. But of course, we are doing this also because this coming few months from now, we'll be traveling together to Africa. Yeah, to our business partners and friends, you know, in Nigeria. So see you there. So yes, catch us together with my buddy. So you will be meeting her personally, to all our business partners and friends in Nigeria. So kita kits. So see you there very, very soon. Yes. Yeah. So I believe we'll be also going to Ghana. Yeah, in Accra. Accra, Ghana, and also those who are, in Cote d'Ivoire, in Ivory Coast. So I think I am chatting somebody there already. Mm-mm. Yeah. So si Reggie, you're online. Hi, Reg. Saan ka ba? Yes, and siguro ganito, what is the best tool that you can do today, especially if you are in the multi-level marketing business, that can really help you expand your business? Well, ako kasi, since I travel a lot. Okay. So, katulad yan, recently lang, I came from, 2.5 months na travel. So, for me kasi, noon, it's like a traditional na, alam mo yon, you need to go to that friend, visit her or him, and then explain everything. The good thing is that, since we have these tools to help us expand, dumaan si Sir Mark na people. So, yon, I think the best way is engage yourself doon sa mga online tools na meron ka or digital marketing. So, can you give marketing example what are the tools? You know, in Uno Premier, we're very much privileged because the company is really giving us, educating us and giving us tools, special tools, especially online, that we can maximize in doing the business. Can you give some example and how do you utilize it and how it helps you? Actually, napaka-simple lang po. Hindi pa kayo naman nag-uno or sa mga bagong nag-uno, lahat yata may Facebook. Wow, that's tama yun. Facebook. Noon, Friendster. Kahit pa nga aso ngayon, may Facebook na, correct, di ba? Correct. Kahit nga mga baby, newborn, may Facebook na, di ba? Tama. Okay. Ang Facebook po kasi noon, nakita ko lang siya na parang it's just a connection for like mga friends mo, yung mga hindi mo nakita na matagal. Pero actually po, kung titignan mo siya sa business side, sobrang ganda pala ng tool na to. Actually, yung sabi nga FB, hindi siya Facebook, for business. Pwede, diba? For business. Yes, sir. Diba? And ako po mismo, sa totoo lang, hindi po talaga ako mahilig sa online. Naka-online na si Ma'am Dayan. Ay, hello Ma'am Dayan, alam kong gutom ka na. Yeah. Hi. So, ngayon po, ako mismo ang nagsasabi sa inyo, hindi po talaga ako ganun kagaling, especially sa online, kasi alam mo yung 40 years old na rin ako, so... Wow, sinabi talaga yung edad? Oh, bakit? I'm 16. I'm 40. So, ang layan ng gap natin, nakakahiya naman po sa kanya, so ate niya ako. So, ngayon, nung nakita ko ang Facebook na hindi lang pala siya personal, pwede rin gaming business, I tried na maintindihan po siya. Okay. Yung mga navigation sa Facebook na sobrang dali, I'm telling you, sa business na to, ganun din siya kadali. Kaya ganun din siya kabaliw ngayon nung na-discover yung mga... Kaya po, makikita niyo ang aking mata, sobrang hindi na po ako natutulog. Kasi I've been online like, hindi ko na nga alam kung natutulog. Hindi naman, pero sa sobrang ganda po kasi ng business, there are tools like WhatsApp, Viber, FaceTime. And these people, kumbaga isang community rin po ito sa Facebook na doon po talaga ako nagpakilala, this time related sa business. Upline marketing yung camera. Ayan. Yeah. Ay, actually manual yan. Manual. May imbitahan lang kami. Isang malupit na tao po ito. Alika, upline. Wala naman pong iba. Ang nag-iisang Mark. The Piton. Ayan. Naka-live po tayo. Naka-live po. Opo. Yeah. So, nakikita po tayo ng mga business partners natin sa Qatar, sa Dubai, sa Nigeria. So, hindi naman kailangan share lang konti upline. Pakilala ka sa kanila. Ako si Uno. Yeah. sa mga nanonood at mga ginagawa na yung Uno, itong negosyo na to, lahat tayo pwede kumita. Yes. Hindi na tanong kung kikita ng Milan o hindi. Ang tanong kung ilan ulit. Correct. So, kung mahal mo yung buhay mo, bigyan mo na sa iyo sarili, umangat.
And ano man ang edad mo ngayon, it's never too late para baguhin yung buhay mo, improve yung buhay mo. Basta kami, nag-start para kayo din, bago lang din. Kataon lang, nung bago ako, wala, hinato ko na maigit. Talagang hinato ko mabuti, nagtsagaan ko, daw tabigil. Nagtaw lang nung makibigil ko, wala akong pakialam, nadiretso lang ako. Tiniisip ko, pag nakinig ako sa mga negative na tao, hindi mo na kayo matrikulahan yung anak ko pagka May. Tama. Hindi naman sila bibili ng Ferrari ko, di ba? Hindi naman sila bibili ng bahay ko. Hindi naman sila bibili ang gusto ko. So, pato may kinig. So, tuloy-tuloy lang. So, ganun din. Pagka, dasigis, dalas yung dinalas ko, yung mga kaibigan pagkatawa, naka-okay lang yan. Galingan mo para sa kanila. Tawanan mo na lang. Diba? Basta pagka may mga kontrabida, normal yun. May mga tao kontrabida talaga. Normal para yun. Para movie. Para movie lang yan. Ang movie, walang corny kapag walang kontrabida, diba? Okay, diba? So, dire-diretso lang. Pasaan pa lahat, di sa pag-angat. Yes. Saka, kung ako, bobos English, nagawa ko eh. Kaya nyo rin gawin. Alright? Yes. Mga power, ingat kayo. Upline, bakit Uno Premier? Bakit hindi na lang iba? Eh, basta grabe to. Walang iba. Diba? Basta grabe to. Bakit Uno yung pinili mo, Upline? Anong mayroon kay Uno na hindi nakikita sa iba? Well, una-una, nandito ako. Diba? Yeah. Diyan si PJ. Yeah. Kususit, nandito rin. Yes. So, ganito, tayo, ang goal kasi ng kumpanya, global eh. Ang goal ng kumpanya, buong mundo. So, may ibang kumpanya kasi, ang vision lang nila, Pilipinas lang, Cebu lang, Surigao lang. Uno, talagang doon tayo nakafocus. So, itong taon na ito, maraming bubuksan na bagong brand sa ibang bansa. So, ito yung mga bagay na ito, hindi namin nakakala mangyari, pero nangyayari na ngayon. So, dalawa lang ito. Sumabay ka, magpaiwang ka. Basta ako, sumabay ako. Hindi ko alam lang sa'yo. So, ganun lang. Sa tuloy-tuloy lang, pag ginawa mo ito, walang tigilan, bawalang emosyonal. Dire-diretso lang. Ito hindi pagalingan to. Kasi kung pagalingan to, tawala ako dito. Algebra ko na, take 4 eh. Ang araw ngayon, pitobagsak pati music eh. Pero still nagawa ko. So, wala din na pati magawa. Pati bayan to. Tuloy-tuloy lang. Huwag ka lang titigil. Ayos! Apply. Grabe. Ayos. Magla-live tayo pala. Alam mo, first time ko ginawa sa buhay ko. Pwede pala to. Grabe talaga. Okay. Grabe. Apply, ano masasabi mo sa mga distributor member natin sa Qatar, sa Dubai? I believe may grupo ka doon eh. Paano nila, alam mo yun, paano nila paigtingin pa talaga yung network nila or paano nila gagawin ng... Basta araw-araw lang. Araw-araw lang hindi consistent. Eh, paano yun? Nagtatrabaho daw. Paano nila araw-arawin? Bigyan ko ng oras. Eh, parang nagsasabi, wala akong oras. Hindi yayaman yun. Yung mga taong puro, hindi yayaman yun. Kailan mo ha? Ito, malapit. Ito, medyo pabigyan na ng konti ito. Sa sweldo mo nga, wala naman isang million yun. Kung bigyan mo ng oras, grabe. Ito pa, million, pwede. So, wala kang time. Maligamit mo ng oras mo. Diba? So, ganun lang akin. Kung gusto mong kumita ng malaki, extra effort, saka extra time. Hindi pwede yung puro excuses ka. Wala. Eh, ba't sa trabaho, hindi ka mag-excuse. Hindi ka man yung mayaman dyan. Grabe, no? Grabe. Ang hard ko, no? Yes. Kaya kailangan mo maintindihan. Tama. Kung sa mas malaki, dumutapat yung sarili mo. Kung sa mas malaki, timbangin mo kasi. Ito doon mo, ha? Kung ano man yung sahod mo ngayon, hindi ka alam kung magkano. Hindi ka alam kung sino ka man nakikinig sa akin ngayon. Iniwan mo kay pamilya mo para dyan, eh. Tama. Ito, patindi. Ang masakit, baka nga wala kang ipon ngayon, eh. Kung tutuloy-tuloy mo lang yung ginagawa mo ganyan, kung excuses, wala. Ang excuses, hindi ba i-deposit sa banko? Correct. Tama? So, dalawa lang yan. Resulta o excuses? Anong gusto mo ron? Resulta. Resulta, di ba? O, ganun lang. Tape. Grabe. No wonder, no wonder. No wonder, top one. By the way, Upline Mark, for the information ng hindi pa member, is our top one earner sa buong Uno International. Correct. Worldwide. Magkano ang income ni Upline? Anong feeling ng isang top one ng Uno Upline? Ano si Mark Dapiton para sa hindi pa nakakakilala? Wala, ano lang, ano ko sa mga hindi pa nakakakilala, wala, normal na tao na bubulol-bulol, harot-harot. Wala, ay ako yung tipo na tao na wala akong time sa mga bagay na walang income. Oh, si Upline Alvin na, Alvin Quezido, hi up Mark Dapiton. Maganda nga! Grabe. From Australia, Upline Alvin. Kumusta mga kangaroo? Namiss na kita, tol. Kumusta ka dyan? Kaya maganda sa Uno, Upline, kahit nasaan man sila, eh, we are still connected. Pwede pala ito, no? Nung araw walang ganito eh. Nung araw walang ganito. Landay lang, sigara pang party lang. Eh, imagine, nung araw walang ganyan, yumaman sa networking, paano na ngayon na pwede palang kausapin yung malalayo? Ayun talaga.
pwede ka nang mabendang online after. Syempre. ano sa akin 'yun? Para pahinga lang. Para pahinga lang sa akin 'yun. pahinga lang. Oo. Grabe, grabe. This is with pleasure. Syempre. So, naka-live ka nang bendang. Syempre, syempre. Kung sa pambendang niya yaman, eh magpabendang na lang ako. Sa, basta focus lang, focus. Focus na apply. Bakit upline until now, uno pa rin? Or ano yung merong kay uno na naging loyal ka? Hindi, una kasi ano eh, wala sa karakter ko yung lipat-lipat. Okay. Ako, hanggang dulo to. Saka, hindi na kung hindi ka kumikita ngayon, hindi na may solusyon yung paglipat eh. Kasi, ang usapan dito, karakter mo. Kasi kung ang attitude mo, sablay. Kasi sa kalipat, sablay ka talaga. Yun lang yun. So, sabi ko nga eh, huwag ka mapapagod. Kasi hindi naman ibig sabihin mali na check mo, failure ka na eh. Tandaan mo, makaisa nga, mahirap eh. Makadalawa pa. Ano lang, ang sa akin lang, nasa matibay ka na, baon mo na. Lalo sa mga ibang mga 30s na ang edad, pwestohan mo na itong uno ngayon, kailangan sa matibay na hindi pwede rito yung ano yung sa kumpanya na trial and error. Tumatanda tayo, magkakaedad tayo, hindi pwede trial and error lang. Hindi pwede puro simula. So, kami nag-start, maliit lang, lumaki, kasi grabe kami. And, sa magaling BOD namin, yun lang talaga. Apply, nagsimula ka mag-network, estudyante ka pa lang. Oh, so, anong masasabi mo sa mga estudyanteng nagne-network? Tanggalin mo ang mga oras na wala namang kapturan. Baktambay mo. Oh. Saka na muna yan, maliit tamang uparang sa lapi. Saan mo rin mainom-inom, saka na muna yan. Mag-invite ka muna. Kasi, totoo lang, madali mag-good time pag pera mo na ginagastos mo. Madali mag-good time, dahil pag malaki check mo. Saka kalokohan mo lang time. Time nga na pag-Facebook mo eh. Diba? Puro mo na ng konti yan. So, sa mga nag-Facebook, patulong kayo kay PG. Kay PG. Facebook. So, Ben, yung mga, convert mo lang yung mga oras mo na walang katuturan sa negosyo para at least kayo pa makatulong sa mga magulang. Hindi ka, diba? Mahirap yung laki ng muscle mo sa bahay pala muning ka, diba? Pangit. So, maganda yung estudyante ka, pero sa bahay nyo, ikaw yung naasahan. Yun ang maganda. Tama. Eh, apply, paano yun? Papadala kang Nigeria. Ah, ganon? Basta daw mag-i-English. Basta meron akong interpreter. Interpreter. Ay, mag-i-English ako doon. Subtukan pa kami ng mga tao. Pa-English, nag-i-English pa naman ako. Parang ano, parang gusto makipag-away pero rin eh. English eh. Na-stress ako. Mag-isa, pag nag-English ako, baka mag-qualify ulit ako. Mag-qualify niya ako. Nahirap yun. Galing. Diba, apply? Galing ng ano, no? Ako, nakidnap lang ako dito eh. Grabe. Nakidnap lang. At nakakatuwa, apply, no? Dito mo talaga ginawa first time. First time. Oh, first time ko to. Oh, diba? Naalala ko, ikaw yung ayaw sa mga Facebook, yung mga ganito wala, digital. Wala, wala. Pero kita mo naman, no? Ang isang Mark Dapiton, ganun po talaga ka-humble. Yeah. Para lang ipaintindi sa inyo kung gano'ng kaganda ang business. Ay, grabe. So, it's our privilege kay yes, Sir Mark Dapiton. Gagawin namin to regular, ha? Alam mo, bata ko, panaulakan po. Si PJC nakatakin, eh. Hindi na nakikita. Grabe, grabe. Ha? Para ito tayo yung will be. Apply, thank you, ha? Sige, sige. Thank you po. Thank you. Ay, grabe. Ito talaga, walang ano po ito, script. Yeah, walang script. Uh-oh. Ano to? Mamaya, pag dumaan po dyan si pag sino yung dadaan dyan mamaya, i-guest si namin. William, no? Di natin alam, naka-uwi, tapos bukas babalik ng San Francisco. Naka-online din sila. Yo, our group from South Korea, si Ma'am Annalyn. Hi, Ma'am Annalyn. Si Aquilard, nanonood din. Hello, okay. Aquilard. Sino si Ma'am Alma from Hong Kong. Galing. Grabe, upline. Ang dami mong kilala. Oh, syempre. Friends ako, sa Facebook. Pero ibig sabihin, can you imagine, guys, ha? Lahat na naka-online ngayon, hindi po galing sa Mindanao, hindi galing sa, well, sa Manila, of course. Pero mga tao ngayon, lahat ng business partners natin, iba't ibang bansa. Totoo. Kaya po kami nagtatagalog kasi wala pa pong naka-online na kailangan namin mag-English. Yeah. So, isulitin mo na natin. Isusulit mo na natin ang Tagalog kasi mamaya mong nosebleeding na kami. Mamaya may mag-online na po na mag-English na kami. Yeah, and sa lahat po ng nakapanood or magre-review ng video na to, if you hear a while ago, upline Mark Dapiton, ganun talaga. Ganun talaga yung language niya, ganun talaga siya katigasin.
Pagdating lalong-lalo na pag nagsalita siya sa mga member na ng UNO, kasi hindi naman madali when he started UNO. Correct. Diba? Nung nagsimula siya, hindi naman ganun nagsimula siya talaga sa networking industry, hindi ganun kadali. So, kaya iba yung conviction niya every time nagbibitaw siya ng salita. Kung minsan, it may sounds very hard for us, no? Lalong-lalo na sa mga nagsisimula pa lang. Pero later on, pag tumagal ka na sa ganitong industriya, sa ganitong profession, you will better understand bakit may ganun talagang... May lalim. Yes. May hugot. May hugot, diba? Oh, diba? Oh. At is itong hugot na po na ito, sige nga, sample nga ng hugot. Hindi kasi ako emo. Hindi ka emo. Mm-hmm. Bawal kasi sa network marketing yung pagiging emo, di ba? Kaya, pag nakakapanood ako ng emo, hindi na ako nakaka-relate. Kasi, we were taught na alam mo po yung maging positive sa lahat ng bagay. Yes. Hindi mo dapat idahilan or mag-excuse ka. So, pag may mga emo, hindi na ako makarelate. Kaya ako yung hugot, hindi ko alam ano ba yun. Yeah. So, malaking bagay po na kanina, napadaan lang naman po yun. Si lahat ng dadaan tatawagin namin. Mm-hmm. Para po maano ninyo na ito is it's na wala po kaming practice na ginawa. Yeah. Walang script to. Correct. And may dahilan po kung bakit po kayo naka-online ngayon, yeah. 'Di ba? Ano nga pinag-usapan natin before, yung what is the yung tipong we are now enjoying traveling outside the country while doing business. Mm-mm. Unlike dati when we are working, di ba, both. Mm-mm. Actually, naging empleyado kami ni Josette before kami nag-network. Correct. We are in the corporate world, okay? De, yung tipong ano, dati, yung iisipin mo palang mag-abroad, ayaw mo nang isipin kasi wala kang budget, wala kang, di ba? Pero right pero now... Pero alam mo, partner, ha? Yes. Hindi naman sana sa mga OFW natin dyan, lalo na sa... Okay, naka-tune in niya. Hello kay Ma'am Pe from Taiwan. Yan, si Ara. Ara from Davao. Nasa Davao si Ara. Yeah, kailan birthday ni Ara? Hindi ko ma-remember. Advance happy birthday, Ars. Yeah. Yeah, I think ngayon. Ay, hindi pa, matagal pa. Yeah. So yun, actually po, nung hindi pa ako na-introduce sa UNO or sa ganitong MLM industry, nagtatrabaho naman ako. So, decent job, decent salary. However, pag may anak ka na po kasi, yeah. Ang hirap kasi dito naman sa Pilipinas, kahit nga po mag-asawa, sabay na nagtatrabaho, kulang pa rin. So, naisip ko actually noon, partner, mag-Hong Kong eh. So, Hong Kong. Ano gagawin yes. sa Hong Kong? Bakit Hong Kong? Kasi malapit lang po siya. Anytime na mamiss ko yung anak ko, madali lang. Pero alam mo, sobra akong na-touch. Well, marami kasing bagay na gusto kong magbago ang buhay ko. However, skeptic lang ako at ayoko talaga siyang i-grasp. Dahil sabi ko, hindi kasi ito para sa akin. Ito, way back nung 5 years ago. So, nung nalaman ko ito, 2 years bago ko po talaga siya, kumbaga ba, in-accept na, sige, wala namang masama. Pero alam mo ba, partner, malaki ang pasasalamat ko na 5 years ago, I decided to, you know, to do this as part-time. Ulitin ko po ha, part-time. Baka po kasi nagtataka kayo, travel ako ng travel ngayon. Well, noon po, nag-umpisa ako part-time. Kasi, alam mo yung, syempre, di ba, naninigurado ka, ganito, ganyan. Pero, to be honest with you, talagang ginawa ko na siya ng full-time kasi ano ba ang bottom line kung bakit ka nagtatrabaho? Pera, di ba? So, sabi nga nila, nako, ang pera hindi mo madadala sa langit, ang pera, ganito, ganyan. Well, kanya-kanya po naman tayo ng ganong klaseng pag-iintindi. Okay. And I will respect that. Pero sa akin po kasi, since bottom line is pera, mas gusto ko po na kasama ko na lang anak ko. So, because of this, hindi po ako natuloy sa Hong Kong. So, well, dito na po ako full-time. At ang maganda pa partner kasi yung anak ko nagagabayan ko sa paglaki niya. So, nakakatuwa, di ba? Kasi, alam nyo guys, nung pumunta kami ng Singapore, ang dami po namin nakilalang single parents. And, saludo ako. Sobrang saludo po ako sa inyo. Kasi ako nga, pag umaalis ako, 3 days, para na akong nababaliw eh. Ikaw single parent. Ako single for my parents. No, pwede. Single pa rin din okay. Sa parents. Ikaw single parent. Yeah, so hindi mo naman matatanggal yon na mag-aalala ka. Pero dahil for the sake na mabigyan mo po ng magandang edukasyon, magandang buhay. Future. Kaya nga po sinasabi ko ulit, saludo po ako sa mga nanay dyan sa iba't ibang bansa na ilang taon na po kayong hindi nakaka-uwi. So, we pray na alam nyo po yung communication nyo hindi mawala sa mga anak nyo. Kasi I'm telling you, ang anak pala natin, hindi lang nagsasalita yun. Hindi pa the birthday ni Ara. Okay. Dumarating yung time na sasabihin nila sa inyo na sana nandito ka kasi may kailangan akong sabihin sa inyo. So, yun ang pinaka ano na. Oo, hindi mo kasi pwedeng ibalik ang panahon, partner. You cannot turn back time in English. Correct.
Yeah, happy birthday din kay Ma'am Fe from Taiwan, si Ma'am Dina naka-online. Ayan. Si Doc Ferds, oh Doc, nasa kabilang kwarto ka lang. Punta yes. ka dito para mag-talk. Ay, paalis ata kami na si Doc Ferds nang dumaan. Dumaan si Doc Ferds. Yeah, good luck in your journey to Nigeria. Yeah. So to our business partners and friends in Nigeria, our medical doctor will be there this coming month of August, I think. Mm-mm. Yeah, so soon, Dr. Ferdinand soon. Soledad will be in Nigeria yes. to educate a lot of our Nigerians, friends and business partners mm-mm. who are doing UNO Premier. Yeah. Diba? Napakaganda ng opportunity because imagine, it's our pride as Filipinos that we are giving opportunity to them. Yes. Yes. Na sana naman yung mga Filipinos who are, na, let's make it, maging open-minded tayo mm-hmm. to study this kasi yung mga Nigerians nga, they are taking advantage of it. Why not tayo na lang muna? Correct. Or, hindi naman, pero hindi natin mapipigilan na sila tinitake nila yung advantage. Kaya nga, so the message is very clear para sa, kay, di ba, sa mga OFW, lalo mga single parent, mm-mm. na iba pa rin yung kasama mo yung pamilya mo habang lumalaki. Iba po kasi na, oo, nabibigyan mo sila ng pera or kung ano man yung support, pero iba din po na may pera ka na, kasama mo pa. Yes. 'Di ba yung feeling ba na hindi ka nag-aalala kasi andito ka lang, katabi mo siya. And yesterday nga partner, ako kasi ang speaker ng UNO Premier. As a business preview. Oh, business preview. Yeah. And wala po sa plano si Ma'am Helen Panes. One of our leader from Hong Kong. Yeah. Actually si Ma'am Helen po is OFW din for 23 long years. Ayun. Ano 'di ba 'yan? Upline, yes, upline. Pag nalapasan mo lang, mapapapanood. Mapapanood nila ulit. Okay, yeah, yes. sa Facebook account ko. Pwede mo sakitan? Sige, apply. Sure. Sige po. So, yun nga. Si Ma'am Helen Panes po is 23 years po siya sa Hong Kong. Ang sabi niya, 1 year siya nag-Singapore, pero nakulong po siya ng amo niya. Huh? Yes, kagabi ko lang nalaman yan. Buti na nga lang eh. Kinulong siya. Kinulong siya una, sa Singapore daw siya, 1 year. Eh, hindi niya nagustuhan yung the way they treat. So, lumaya siya. Kumbaga, when, alam mo yun, nag-escape talaga siya kasi nga, hindi siya nabigyan ng ganung klaseng magandang treatment. Ngayon, nung nag-Hong Kong po siya, 23 long years. And, sobrang nakakatuwa po na ngayon, sabi nga niya sa akin kagabi, mag-full-time na po siya dito, kasama po yung mga anak niya. Can you imagine guys, 23 long years. Ilang birthday po ang hindi niya naatinan. Ilang graduation ang hindi nasalihan. At kung ano-ano pang event. Pero okay. dahil po sa UNO, nandito na po siya at ginagawa niya na full time. So, yes. Ang bottom line lang naman dito is your decisions lang naman eh. Kung ngayon nakikita mo na wala namang nangyayaring pagbabago sa buhay mo, try to assess. Yung gagawin mo ba ngayon, uulitin mo ulit yan ng 3 taon, saan kayo kasama ng anak mo at ng pamilya mo? Kasi kung wala naman po talagang mangyayaring pagbabago, wala namang masama kung isisingit nyo itong UNO part-time. Diba? So, marami na palang naka-online, sabi, no? Sabi ni Ma'am, sir, yes, Ma'am Fe, just connect me with Ma'am Julia kung sa 17th wish ng Pinas. Si Ma'am Dainelo, mga upline, dampal lang yan. Hindi ma'am, totoo to, seryoso. May mga hugot daw. May mga hugot si partner kaya. Correct. And actually, ma'am Dayan ha, wala sa plano to. Biglan niya na lang po akong sinabi na mag-o-online. Pero alam mo, nakakatuwa. Yeah. Nakakatuwa na makashare tayo sa ating kapwa Pilipino na lalo na yung mga tao na, alam mo yung gusto na po dito na mag-Christmas. Sa so, mga most likely our natin. Message is really for our OFW. Oo. So far, partner, wala pong naka-online dito na mga mga expat. Expat ang tawag natin yung mga non-Filipinos. Ang point ko lang po is ganito. Try to assess yourself. Kung ano man yung ginagawa nyo ngayon, wala naman pong problema. Pero tignan nyo rin, after 3 years ba, may magbabago po bang magaganap sa buhay natin? Pag wala naman, I think this is the right time, no? To decide. Correct. Kasi this business, hindi po siya nakakaabala. Kung ano yung ginagawa mo ngayon, nurse ka man, doctor, engineer, at kung ano pa, you can actually do this sa time na gusto mo. Tama. Meron support regarding sa training, what else? Ang dami pa po. So I'm telling you, dito, hindi na kasi tanong kung kikita ka. Kasi marami na pong nagpatunay. Lalo na po kanina, si Sir Mark Dapiton. Magkano naman monthly ni Sir Mark? 4 million? 3 or 4 M. Oo, ano na nga po yan eh, di ba? Parang consistent na. Can you imagine kung makita mo ang sarili mo na gawin mo to, sumasabay ka. And alam nyo, sa mga taong na-frustrate, sa mga tao na hanggang ngayon, do member, nagdududa, ako po mismo nagsasabi sa inyo,
okay lang naman yan temporary eh, pero huwag ka doon mag-stick. Kasi yung duda na yan, hindi po ikakayaman yan. Darating ang time na magiging excuse mo na lang. Sabi ni Doc Ferds, 5 million pala. So, kapos ako ng 1 million, partner. Diba? Kumbaga, paano mo ubusin ang 5 million this month? In a month. Tapos next month, may 5 million ulit. Problema yun ah. If there's an opportunity to earn 5 million a month, yes, hindi mo ba ito bibigyan ng oras or hindi mo ba ito, kahit alamin mo na lang. Tama. Para maintindihan mo siya. Tsaka alam mo, partner, dumarating ang time na minsan, diba, human po tayo, baka sabihin nyo, ganito na talaga kami katatag, ganito kami na hindi nakakaramdam ng frustration. Dumarating po yung time na yon. Pero ganito lang kasi, eto tip ko na lang po sa inyo ha. Eto pong nakikita ko, is parang ganito. May bus po kasi. Yung bus na yon, lahat ng tao tinatawag. Oy, sumakay ka, may pupuntahan tayo. At ang driver po doon is, yon, mga BOD, si Sir William, si Sir Herbie, tsaka si Sir Oliver Chua. Ngayon, may vision kasi sila na yung pupuntahan po nila sobrang malinaw na maganda po yun. Na lahat ng dreams natin, makukuha natin, basta sumabay ka sa bus. So the vision is clear. Correct. Kaya assured tayo na long term to. Of course. Yeah. Ngayon, yung tinatawag sa atin ng uno na mag-uumpisa ka, yun yung sinasabi ko sa iyo, partner. Kasama ka ba sa bus? Kasi actually, yung bus na yun, tumatakbo na po ngayon. Ako, sigurado ako. Nakasakay kasama, yes, nakasakay kami. Yeah. Bakit? Naniwala talaga kami, lalo na sa company na Uno International, Uno Premier, Uno Local. As long as naniniwala ka at may paninindigan ka, I'm telling you, kahit saan ka magpunta, walang pwedeng mag-change ng decision na yan. Alright. So ako, every time naaalala ko yan, iniisip mo na lang, whatever happens, sumasabay ako sa vision ng mga may-ari. At alam ko, partner, hindi ako maiiwan. Kailangan lang, trabahuin ko lang. Correct. That's... And lahat po, nandito na. Yung sistema, yung produkto, training, lahat, binibigay na po ng Uno International. Na lahat. And we keep on improving it. Tama. From time to time. No? Nag-i-enhance tayo ng system, nag-i-enhance tayo lahat from product development. So, expansion, lalo na expansion, we are massively expanding outside the Philippines. Mm-hmm. At saka we keep on creating programs that will really help a lot of, especially mga newbies, yung mga nagsisimula pa lang. Mm-hmm. Kasi we understand, or the management understand, lalo na yung mga board of directors natin, they understand gaano kahirap magsimula sa network marketing business. Kaya may mga naka-in-place na tayong program na lalo natin pinapaganda at pinapadali so that those who are just starting up will make it hindi na masyadong mahirap. And like when we started, di ba? Oo. Actually, nung nag-start na kami, materials na gagamitin mo, hindi mo alam saan makukunin. Naalala ko pa nga, kasi first time ko po talaga na sumali sa ganitong industry. Wala po akong experience na pag sinabi nila, pangatlong company ko na to, panglima. Actually, first ko po talaga to kasi hindi ako naniniwala noon na ganito kaganda kung magbigay ng mag-compensate. So, kung ako, tatanungin nyo po, wala akong makompare na, ay, yung pinanggalingan ko ganito. Pero buti na lang, nung nag-umpisa ako, buti na lang. Dito agad sa pinakamatatag, pinakamagaling, at pinakamatibay, at lalong lumalaki. Ang long-term yes. company. Kasi ganito lang naman eh, marami po sa labas, sobrang dami po. Kung titigan mo nga sa Google eh, parang, I think partner, every year, mas maraming nagsusulputan eh. Kasi, kung doon sa idea na maraming nagsusulputan, kahit nasabi natin quarterly. Correct. So, the idea is, kung hindi legitimate, kung hindi maganda, correct, yung network marketing business, why there's so many investors, why there's so many investors, correct, putting up this kind of business every quarter, sabi nila natin every quarter, and to tell you that, Philippines yun. Correct. How about sa ibang bansa? Mm-hmm. That they have the capacity to put up the same business. Correct. So kasi nga, pag sistema kasi siya eh, and at the same time, it's an accepted business model already worldwide. It's just that, marami lang talagang mga naging bad experience maybe. Mm-hmm. Yung mga ibang kababayan tsaka natin. Tsaka ano kasi, yeah, typical na Pilipino na, alam mo yung grab agad. Yeah. So, ang nakita ko lang po dito is, kung saan ka na nakakita ng matatag, ibig sabihin yung, sabi nga ni Sir Mark Dapit, yung trial and error. Yeah. Dito kasi, pag nag-umpisa ka, hindi mo na kailangan mag-test. Mag-trial and error. Bakit? Kung pupunta ka, yes. Kung pumunta ka po sa parking lot ngayon, yun na po ang mga resulta. So, ibig sabihin, hindi mo na kailangan na, ay, try nga natin kung talagang kikita. Kasi 9 years na po tayo, going strong, magti-10 years. Can you imagine, ikaw, hindi mo na po problemahin yun. Correct. Kung dito ka po nag-umpisa sa Pilipinas, napaganda kasi buong mundo po ang opisina mo. Correct. Eh, nagbayad ka po ba ng permit doon?
I think wala. Hindi. O, di ba? So, ito po, ito yung masasabi ko na pwede mong isabay sa ginagawa mo ngayon. Sa iba naman, na matagal na po, na alam mo yon, member na ng Uno, try to assess din kung ano na ang naging resulta mo, kung ilang taong ka na nag-umpisa, may progress ba? Kasi, ang punto po kasi dito is, may activity ka ba na ginagawa araw-araw na papunta dun sa pangarap mo? Kung hindi mo pa nakukuha yung mga pangarap mo, ibig sabihin hindi ka seryoso. Tama ba, partner? Yeah, possible yun na reason. And maybe, mayroon din kasi na kahit na member na ng Uno, they still lack education kasi maybe number one, they just don't want to learn. Number two, hindi nila alam paano. Walang nag-guide, pwedeng ganun. So that is why we are crafting now a very good program. Kasi last time, you know, that we had a 3 days training with all the trainers ng company natin. So we craft a very good program to enhance and correct some of the, sabi na natin shortcomings ng mga previous na mga leadership ng different groups. So meron tayong gagawin yun na. I'm sure everybody would be happy about it. Local and international. So yun, ang kagandahan kasi kay Uno is we are open to development or sabi natin changes. Kasi sabi nga eh, the only constant thing in this world is change. So that is why Uno is keep on changing for the better. Mm-hmm. Hindi natin pinalitan dahil pangit, kundi maganda na siya, pinaganda pa natin, di ba? So that's the good thing with Uno and Uno Premier. And speaking of the digital world, partner, yeah. Di ba? I think doon tayo nag-stop sa Facebook. Yeah. Sabi ko nga sa inyo, yung Facebook naman walang masama eh. I mean, doon tayo nagko-connect. Correct. Pero this time, ang maganda... And actually, we're talking here live right now using Facebook. Yes, this is bagong... tool ng Facebook. Tool ng Facebook. This is what you call innovation. Yeah. So, pag hindi ka sumasabay sa ganitong klaseng mundo, maiiwang ka talaga. At ang pinakamaganda po kasi, hindi na po siya mahirap sabayan dahil matagal na po tayong may account ng correct. Facebook. May, free. Yes. Actually, may upcoming event si Master Online PJ. Yeah. This is related. I-promote mo na. Okay. So, anyway, so those who are here in Manila, so I'll be having my Mastering Facebook Marketing Training sa SM Aura this coming July 16. Dito naman sa Uno Premier BGC office natin this coming July 15. So for details, you can find it in my website. Nasa description po ng video na to. It's www.pjprimalion.com and just go to training events. So makikita po po doon yung detalye ng training and you can just RSVP there para makount ka sa pwedeng attend. And it's a very good tool kasi unang-una, para to sa mga nagsisimula, that very hard up, pwedeng sabihin mo, sino pa yung iimbitahan ko? Eh, lahat na lang ata na iimbitahan ko na. Kasi pwede mong sabihin na, you are still hesitant to invite your relatives and friends kasi nga, hindi mo pa gamay yung negosyo, but you want to do it. Kasi yun ang kailangan ma-present mo. Saka napansin po, kaya na sila nai-stress kasi pinipilit nyo po kasi. Huwag nyo pong pilitin. That's true. Parang ganito lang po yan, naalala ko talaga. Si Sir Oliver Chua, kung nandyan po kayo, hello, nasa San Francisco po sila. Yes. Naalala ko nung tinanong ko si Sir Oliver Chua, isa po sa mga BOD natin, last year nung nandun kami sa LA, sabi ko lang, wala lang, sumabay lang, magkasabay kaming nag-breakfast. Sabi ko, Sir, paano mo ba gagawin yung mga taong ayaw talaga? Alam mo, ganito lang po. Sobrang simple, sabi niya, sige, mag-example tayo. Nagbibenta ka ng tubig. Okay. So, ibig sabihin, ako daw yun, nagbibenta ng tubig. Pumunta po daw ako sa loob ng bus. Nag-alok ako ng tubig sa mga pasahero. Ngayon, hindi naman lahat uhaw. Tama ba? Yeah. Nandun lang yun, siguro, dahil gusto nang umuwi. So, tingin niyo po ba, sino ang bibili? Yung tao? Yung uhaw. Uhaw lang. Yeah. So, kahit sino, hindi mo kayang pilitin pag hindi niya siya kailangan. So, doon po nakita, oo nga. So, parang ganito lang po. Ito po ay opportunity na pwedeng magbago ang buhay ng bawat isa. Correct. Ngayon, hindi mo pwedeng pilitin yan. Bakit? Siguro ngayon, hindi naman siya, kumbaga, in need. Siguro correct. Ngayon, hindi niya kapal. Wow. Correct. So, in short, huwag po kayong ma-disappoint. Kasi hindi naman lahat uhaw. Correct. Yung iba, suabe, sakto pa lang. Sila. So, yung mga taong uhaw ang hanapin natin. At yung mga taong uhaw na kumita ng malaking pera, marami po yan sa labas. Correct. That's kailangan true. Lang. How many millions ang population natin? Close to 100 million. Sa Philippines. Sa Philippines alone.
'di ba? So imagine mo hindi pa nga tayo nag hindi pa nga tayo nakangalahati or 1% pa lang ng population. Even pero, the whole population who are engaged in network marketing, ha? Ilang taon ka na ba sa networking? Sabihin natin 7 or 8 years. Okay, ako po 5. Noong nag-umpisa po ako, traditional kasi, naalala ko noon ha, ito lang. At least alam nyo po na talagang normal naman nangyari. Ang buong akala ko po talaga, kailangan makipag-usap ako ng maraming tao, kailangan magbenta ako. Ang maganda kasi, this time, lalo na sa uno, yes, meron tayong system. Group, new program. Correct. Yung program or yung sistema. Product consumerism. Correct. Diba? Perfect. Ano? Yung consumerism natin na, alam mo yon, using the products. At ito lang po, bagay po ito sa mga taong busy. Correct. So, tanong mo sarili mo. Yung ayaw sa networking, ayaw magbenta-benta. Parang ako yata yung tinutukoy na, di ba, Pranaw? Ulitin ko po, ayaw mo ng networking, ayaw mo magbenta, ayaw mo kumausap na maraming tao, wala kang time. Kung itong apat na to, ito yung meron ka ngayon, actually, ito yung kailangan mo. Correct. Kasi ito yung hinahanap namin. So, kung tingin mo na komplikado po ang mundo ng networking, actually, hindi po. Kung nalaman ko lang na ganito pala siya kadali. Yeah. Ulit-ulit kong sinabi na, kahit tetos po ako, sumali na ako. Kasi hindi pala siya komplikado. Mas komplikado pa pala yung ginagawa ko sa opisina noon. Pero wala pong masama dahil dun po ako na-mold yung character ko. Yeah. Si Sheng, naka-online from Qatar. Ay! Oo, hello. Si so, ano po bang pwede natin? Kung may mga tanong po pala kayo. Pwede po kayo mag-comment. Mm-hmm. Any question you want to ask about Uno Premier, Uno, or sa mga friends and relatives naman namin na nanonood or not yet engaged in Uno Premier, mm-hmm, you can ask her. Diba? Yes. Okay. So, ano pa bang pwede natin pag-usapan tonight? How about those yung na-burn out sa network marketing? Mm. Kasi hindi naman pa tayo yung tipong nanggaling sa, or palipat-lipat, or sabihin natin na-burn out. So, how about those, or you know anybody na nag-engage sa networking, mm-mm, hindi kumita, na-burn out, mm-mm, then tapos, when you invite them to do network marketing again, parang sabihin lang, nawalan ako ng gana, I was discouraged. Parang napasok, yun yung word. So, how would you talk to them right now? Maybe, may mga nanonood sa atin ngayon na, oo, yung mga iba, nag-network na ako, mga nakalima, nakaanin. Yung mga gano'n, na-discouraged na dahil sa failures maybe. Tama. Ganito lang po kasi, kung titignan mo sa malaking angulo yung networking, parang ganito lang, parang lang nagtrabaho ka. Pero nung time na hindi mo nagustuhan ang boss mo, anong ginawa mo? Nag-resign ka. Yeah. Nag-stop ka ba maghanap ng trabaho? Hindi. Kasi naghanap ka ng opportunity na malaki ang sweldo. Or kung hindi kaya, naghanap ka ng ibang kumpanya na stable. Kasi may reason kung bakit ka po umalis. Correct. So, ang akin lang is, kung hindi po nag-work out nung previous, yung mga ginawa mo na related din sa MLM, hindi po siya dahilan na hindi rin siya mag-work out dito. Correct. Kasi, hindi mo naman malalaman ang isang bagay kung mag-work o hindi, pag hindi mo talaga siya na-try. Correct. So, sayang naman na dahil lang doon sa mga experience mo. Oo, actually po, yun ang reason kaya walang umaasenso. Kasi tapos na nga. Tapos na, di ba? Past. So, wag na natin siyang alalahanin. Move on. And kung lahat ng bagay pwedeng pag-aralan mo. Ito lang nga eh. Yung iba kasi, nung sumali dito, to be honest with you, na-hype. Mm-hmm. Ngayon, nung na-hype na, ay, yaman, 1 month, ganito. Motivated na motivated. Ito lang ang problema. Hindi alam ang gagawin. Correct. So, motivated ka nga, pero hindi mo naman alam paano i-share or ano yung business na pinasukan mo. I'm telling you guys, wala ka pa rin resulta. Kaya kailangan, sabayan mo yung motivation mo at yun yung fuel mo. Proper action. Correct. Tapos, intindihin mo ang business. Kasi kahit saan ka, wag na lang natin pag-usapan yung uno. Kung may business ka, karinderya, spa, kung ano pa man, bago ka po nag-engage dyan, actually, nag-feasibility study ka. Correct. Tama? Ngayon, dahil nag-umpisa ka na dito sa Uno Premier, just give some time. Sabihin na lang natin, siguro, 2 hours, pag-aralan mo, magbasa ka, and we have this module, may online training tayo, meron po tayong maraming choices. Kung gusto mo pumunta ng opisina, pwede din. Pero, yun nga po, bakit yung iba, hindi po ito siniseryoso. Simple lang, alam mo bakit? Tingin kasi nila ang networking small time. Yeah. Actually, I'm telling you guys, hindi ko po i-risk ang trabaho ko na mag-give up yung career ko na isang artista. Artista talaga. Artista. Hindi, pinapatawa ko lang kayo.
hindi ko po i-give up ang career ko kung wala po talaga dito yung pera. So, kung tingin ng iba, cheap ito, small time, eh, okay lang po yun. Ang akin lang is, hindi nyo pa kasi alam or hindi nyo pa nakita yung kung ano talaga ang totoo na alam mo yung networking. And alam nyo guys, sa Amerika, alam mo nung nandun ako, paano ko ba? Baka sabihin nila, baliw ako eh. Pero nababaliw ako kasi, ang mga networkers po doon, talagang kumikita ng, as in, $1 million talaga. Yeah. Tapos, pagdating dito sa Pilipinas, ang tingin lang ng networking ng mga Pilipino, small time. Eh doon yung sa Amerika, career na po. Can you imagine pag sinabing networker, mataas agad ang tingin nila. Kasi ang mga networker doon, full time na po. Hindi sila katulad sa atin dito na, ah, sige, pag may time lang kasi, what do you expect? Kung sideline mo lang gagawin to, wala namang problema. Pero kung ang tingin mo po sa networking is maliit, don't expect, nakikita ka ng malaki. Ganun lang naman yun eh. Cause and effect. Kung ano yung nilalabas mong action, yun yung ibabalik sa iyong resulta. So kung ngayon po, wala pa kayong makitang resulta, baka wala namang po talaga kayong ginagawa. Correct. Diba? So yun. And for me naman also is, the question is, how would you overcome past failures in network marketing? So, first, yung tip ko lang is try to look back the previous experience that you had. You know, maybe, I don't know, with the same company or the other company is. Then try mong alamin kung ano yung, kasi you need to evaluate first eh. Kasi sabihin nga natin na, di ba, hindi na siya maganda pag naglo-look back tayo ng mga failures. But this time around, I would really encourage you to look back. Especially yung sa mga, kasi napakaganda ng industriya. Napakaganda ng negosyo, napakaganda ng network marketing. It's just that parang dinideprive mo na kasi yung sarili mo ng napakaganda sa ng future with network marketing business. If yung rason mo, kaya hindi mo siya gagawin ulit this time kasi may failure na experience. So, sabi ko nga, i-look back mo yung naging experience mo before. Kasi there's a lot of things involved for you to become successful. May isang nagtanong si Cesar, paano ba maging successful sa network marketing? Ito na rin yung pwede kong sabihin. Ano? Try to look back. Kasi may tinatawag tayong, syempre, di ba? Proper mindset. Ayan. To develop belief system. Kasi iba yung mundong ginagawa sa pag-network. Kumbaga, iba yung mundo natin. It's not common. It's not usual to those people looking for money outside. Diba? Hindi din to ordinary business because it's a network marketing business and it's a profession. Kasi marami kasi sa atin, yung paniniwala natin sa networking, it's just like a direct selling business. Mm-hmm. It's just like a recruiting business or sabi ko nga palagi, we're not a recruiting agency. Okay. We're not recruiting people here. So in short, we are selling dreams to a lot of people outside who wants to change their life. Diba? So ibig sabihin, na kung gusto mong mabago buhay mo, if you want to achieve your dreams, network marketing is one of the vehicles you can do to achieve it fast. Na, pero hindi ko sinabing fast, hindi ko sinabing may shortcut. So ngayon, titingnan mo yung idea na tama ba yung naging belief system mo before? And tama ba or may enough knowledge ka ba na gawin yung business? Kumbaga, na master mo ba yung marketing plan, yung product, yung company profile. And another one is attitude. Because each and every one of us has the attitude na na-develop based lang kung ano yung pagka-develop sa atin. Which is, sa network marketing business, may mga dapat na attitude na dapat meron ka. Especially, we are dealing with people here. So, ibig sabihin, you need to have people skills. So, ang tanong ngayon ganito, nung previous network marketing company mo ba, naging mataas ba yung belief system mo sa network marketing industry or sa company kinabibilangan mo? Pangalawa, nagkaroon ka ba ng enough knowledge about your lahat ng aspeto ng business mo? And number three, aside from knowledge, skills, you know, alam mo ba paano gagawin, paano i-present yung business? And next is the attitude. Yung required attitude in a network marketing business is nagkaroon ka ba noon nung time na ginagawa mo yung business mo na yon. So if sa tingin mo, when you do the evaluation, if sa tingin mo is, sabihin natin, you rate yourself 1 to 10, 10 is the highest, at sabihin mo, siguro nasa 5 lang, everything is 5, let's say hindi ganun kataas yung belief level, system ko, hindi ganun kadami yung alam ko sa business, hindi ganun katindi yung skills ko, at saka hindi ganun ka sinunod ko yung mga dapat gawin. So if that is your answer, so there's something wrong or maybe there's something lacking.
So, mayroon tayong shortcomings, may pagkukulang. So, why not try it again this time? Para, this is now your opportunity. Kasi sabi nga, in every adversity, in every setbacks, in every problems, in every failures, there is opportunity to grow. And it's an opportunity, again, to prove to yourself na, eto, kakayanin ko, di ba? So, don't let that past failures na mawalan ka ng opportunity to have a better life. Kasi we're always saying this, even Eric Worre, you know, I'm an avid follower of Eric Worre, that network marketing is not perfect, but it's better. No, kaya nga sabi niya, we have a better way. So yun siguro isa sa mga tips ko, na if you want to be successful in network marketing, you need to increase your belief level. Yung system mo dapat mataas. Yung mindset mo, you need to change it. Number two, you need to know everything about the industry, about your company. Kasi meron minsan, ilang buwan na or ilang taon na sa uno, pag sinagot mo, pag tinanong mo anong website ng company, hindi pa alam. So doon pa lang eh, you can evaluate yourself up to what level na yung knowledge mo about the business. Yung iba, hindi pa rin kabisado yung produkto. Yung iba, hindi pa rin kabisado yung marketing plan. So how would you tell to everybody that, you know, ah, nag-uno na ako dati, wala rin nangyari. If pag in-evaluate mo yung sarili mo, may kulang naman pala talaga. And next is skills. Have you tried presenting the business? Baka yung iba is ilang taon na sa uno, hindi pa rin marunong mag-present. And at the same time is the attitude. The attitude, yung attitude kasi doon magdidepend yung activity. Correct. Yung success mo sa network marketing will depend on your activity rate. So ibig sabihin, ano ibig sabihin ng activity rate? Are you talking to people every day? How many people you are talking every day? Doon pala sa pag-usap sa tao, it involves attitude. Eh baka sabihin mo, ay wala akong oras. Ay, busy ako. So doon pa lang, di ba? It's all about attitude. So, para sa akin, yun ang mga factors or yung mga ingredients for you to become successful in network marketing, lalong-lalo na sa Uno Premier. Eh ang maganda kasi, we have a system to make it more easier, to make it convenient for us. Kasi hindi na to yung traditional na network marketing lang. Magre-recruit ka ng sangkatutak na tao, magbebenta ka ng sangkatutak na produkto, but you just follow the system. Tama. Hi to both of you, need a mentor here in Toronto. Take care. Yeah, si Ma'am Perlita Diona. Hello ma'am, from Toronto, Canada. Very, very soon po, we'll be opening our branch officially in Canada. So we're just processing everything now there. You know? Good morning pa ba sa Canada ngayon? I think so. Yeah, oo. Toronto is so ayok dun sa ano no, dun sa idea na paano mo ma-overcome yung past failures mo sa pwedeng sa previous network marketing company mo or pwedeng nag-uno ka na dati pero nagkaroon lang ng problem. So this time around, it's not too late for you to do it again. Ba? Ano lang, try until saka you become successful. Ano, sa ganda ng sistema natin ngayon. Sa ganda mo ngayon. Oo, sa ganda. Diba? Sa ganda ng sistema natin ngayon, I'm telling you, masasabi mo talaga na sana noon pa ginawa mo na. Kanta pa yun? Hindi naman. At saka, ano, before I forget, consistency. Correct. That's one of the key in network marketing. If you have an activity, if you want to increase your activity rate, you need to be consistent. Diba? Like for example, I'm doing it online. So yung online activity ko, ano yun, dire-diretso. So hindi pwedeng ngayon lang. Hindi pwedeng the next day, wala. Then meron ulit. Walang ganun. Tsaka marami na pong tools na katulad nito. I think marami siguro ngayon hindi humataw. Oo. Ulan eh. Ulan. Diba? Umulan. Tapos mayroong weather forecast na tuloy-tuloy ang ulan hanggang mamaya. Oh, may curfew pa. Oh, may minor age ako eh. Kailangan ko ang ano lang kasi dito is... Okay lang, may nanay naman akong kasama. Hindi daw ulin. Nanay talaga. Excuses na lang kasi yun. Kasi ganito lang po. We are given like 24 hours every day. Yeah. Kahit saan ka magpunta, pantay-pantay po tayong lahat. May 24 hours. Ang tanong lang, paano mo po siya ginamit? Correct. So, eto lang po, magandang balita. Bakit ko ba in-involve ang ulan? Kasi we have an online system na pwede po natin enhance. You can just do it at home. Yeah. Sabi ko nga sa inyo yung Facebook, pero hindi ko na lang po i-detail kasi magkakaroon ng training si APJ. Yeah. So, by the way, Ma'am Julia Yang from Taiwan, hello po. Happy watching. Okay, Ma'am Perlita. Yeah, you're welcome po. Yan, I just want you to give an idea. You know, nung sinimulan kong ituro sa'yo, one-on-one,
kasi gagawin kong sample sa training ko yung, uh-huh. yung can you just give them a little bit, parang ano? Ano lang, teaser. Teaser. Uh-huh. Ano ba yung na-experience mo? Ba't wala ka ng pahinga ngayon? Hindi, na-excite lang ako kasi sabi ko nga kay partner, pupunta kasi kami ng Ghana, that is South Africa. Nigeria. Nigeria is Abuja and Lagos. Mini stage siya. Parang, actually, first time ko pa po na makapunta doon sa mga countries na yon. So, para sa akin, wala naman po akong relative na nakatira doon. Yeah. Sabi nga ni PJ, or ni APJ, sabi niya, try mo mag-online. Sinabi ko sa kanya, ayoko talaga, kasi hindi ko po talaga yung, alam mo yon, hilig mag-online, mag-ano pa. Kasi para sa akin, parang, o siguro dahil sa age. Kaya nga, hindi naman. Expired na? Hindi. Siguro hindi ko lang talaga siya tipong mag-online dyan, mag-research, and hindi ako marunong mag-ano ng website. And definitely, you don't know what are the step-by-step. Yes, sa totoo procedure. Lang po, nung sinabi niyang mag-online, ang alam ko lang Facebook, email, that's it. Pero sabi niya, no, you utilize the Facebook in the business side. So, well, hindi ko na i-detail, pero yung experience ko doing this online business is simple lang. Parang naano ako, no, kasi ito lang po. Trinay ko lang siya. Sabi yung naman, tools na ginawa natin ng 3 days ba yun? 3 days time. Actually, nag-boost lang. Oh, well, nag-promote kami using the Facebook. Yeah. Tapos yun, sabi ko, hindi ko kayang gawin to. Pero sabi niya, no, madali lang yan. So, in short, tinuruan talaga ako one-on-one. Kasi, eto... So, madali lang? Madali lang. Actually nga, alam nyo, lahat pala ng bagay kayang pag-aralan, lalo na kung globalan ang pay-in. Correct. Alam mo, nung nakita ko siya, alam mo, hindi... Sige nga, magpakita ka ng mga sample. Sample ng inquiry na conversation ano, actually, niya. Eto lang. Ang work... Ano work desk ko sa bahay, yeah. Kasi doon lang naman sa loob ng kwarto. Nababaliw ako kasi I have all the maps. Mapa na po ang katabi ko. World map na po. Bakit? Ang kausap ko kasi, iba't ibang tao sa buong mundo. Pero of course, dahil ang ano namin is Ghana and Nigeria, doon po ang muna ako nag-focus. Kasi katulad ng sinabi ko, wala akong kilala. How many people yung mga, let's say sabihin natin for the past week, ilan na yung mga taong nakausap? Na talagang interested, di ba? They are the one na lumapit. Oo, kasi hindi tayo yung naghanap sa kanila. Hindi po yung traditional na, uy, gusto mo ito, flyers, ganito. Hindi, this is a digital marketing world. So, trinay ko lang naman. And nakaka-overwhelm. Kasi, a lot of people was like asking me how to start. How to register. Join, na parang na siya. Pero hindi Pinoy. Hindi Pinoy po. Actually, pwede bang sabihin? Na ano? Actually, may mag-global sa akin. Wow! So, pakita mo nga. Huwag mo na, baka makita kasi friend ko na po siya. Nakatagalog lang ako ngayon kaya hindi niya ako maintindihan. Taga Abuja. Abuja friend mo na siya? Yes, friend ko hindi, na siya. Hindi naman kami friend eh. Yeah, pero pag nakita niya, baka hindi, ayaw niya ma-expose. Hindi, huwag mo ipalagay yung pangalan. Oh, yeah. Basta, wait lang, ang kulit niya yun. Basta ito lang po masasabi ko. Na-shock po ako. Paano sila maniniwalang totoo? Yung ano lang part, hindi mo pakita yung number. Diba? Teka lang po ha. Kasi actually, asan ba yun? Sige nga. So that's the best part, no? If you utilize properly. Kasi akala ng iba, if you're using Facebook, it's enough already, no? Marami pa pong features sa Facebook that we can really utilize for paano business. Paano kayo papakita? Tinakpan ko yung name. Okay lang, no paano problem. Paano ba? Ganyan? Yan, no? Ito yung usapan nila. Ano ba yung usapan nila? Ano? Baliktad kasi. Ikaw yung nagsalita, above are the copies. Ano ba yung copies? Choices. Kasi baliktad sa screen eh. Yeah. So, above are the choices, the higher the package, the bigger the earning. Ang reply niya po, I will go for... the global. Wow! Nakaka-shock, di ba? Eh, since flash out na po ako, hindi globalan. Well, to cut the long story short. So, it's effective. It's really effective. If you know how to do it. Ito lang po. Sinasabi ko po sa inyo, kahit hindi nyo po alam ito, aalamin nyo siya. Masaya bang mag-global? Mapag-iwan lang kayo eh. Oo, kasi nakaka-amaze po sila. Hindi po ako nahirapan mag-explain kasi bakit? Yung tool na yun, targeted po na market yun. Yeah. Hindi po ito yung traditional na lalabas ka sa, alam nyo, sa bahay mo, mamimigay ka ng flyers. Yung iba, itatapon. Yung iba naman, kukunin. Pero, pag-iisipan, eto sila,
gusto na talaga. So, ikaw, i-engage mo lang ang sarili mo to explain to them the business. And, na-shock ako kasi wala pong negative response. Puro so, positive. Yun, sa, ano po yun, Nigeria, and kanina lang, eto na, nagtitext na naman siya sa WhatsApp, na email ko na ba daw. So, ibig sabihin, eto naman po is India. India naman. India naman to. So, can you imagine, kung happy lahat, na yung katawan mo ngayon. Kung lahat po naka-online, wow! Sa Canada, sa, kaya sinasabi ko po sa inyo, 24 hours is at yung kausap ko, hindi Filipinos. Hindi. Kaya, Sisi, can you imagine, hindi pa nga natin nauubos yung mga Pinoy. Kasi sabi nga natin, negative masyado majority. Di punta tayo dun sa mga hindi negative. Correct. At this time around, dati, kung tayo yung nare-reject this time, pwede tayong mga reject. Correct. Pero dito kasi, napakaganda lang po. Kasi katulad ng sinabi ko kanina, hindi po kami naminilit. We are doing networking with integrity. This time, yung mga taong gusto lang po siyang gawin. Ngayon, kung interesado kayo, you can send your message or you can send inquiry. Ang point ko lang po is ganito. Ang ganda na kasi ng takbo ng Uno Premier. Yeah. Every year, nasa 4 countries ang ino-open. Yeah, that's true. Ni piso, wala pong hiningi si Uno sa inyo para magbukas. At ang pinakamaganda po, wag nyo nilang antayin na yung mga tao sa ibang bansa, sila na po mag-imbita sa inyo sa Facebook at sasabing, I have a business. Actually, the headquarters is in your country. Yeah, that's true. Yes, and eto lang po, ang mga nakikita naming potential dito, yung mga taong nandyan na rin sa bahay nyo, kapitbahay nyo, kasama mo sa opisina. So, sayang naman kung ngayon pa lang, hindi nyo na po ito ginagawa ng seryosohan. Ulitin ko po sa mga tao na nagpa-part-time, hindi ko po kayo pinaparesign. Ang akin lang, bigyan nyo po siya ng time. Correct. Kaya po kayo hindi nagkakaroon ng cheque at income kasi may ginawa po ba kayo para magkaroon ka ng cheque, para magkaroon ka ng income this week. So, nakakatuwa lang, katulad kanina, di ba, partner? Yeah. Yung uncle ko po kasi is business partner ko na rin po dito. And so, he resigned from his job. Yes. So, can you imagine yung uncle ko na yun, sobrang managerial position na po siya. And yun pa, may bago tayong business partner kanina. Yeah. So, from SM Aura. Oo, may bagong sign up po. So, nakakatuwa po kasi we are growing. Hindi po tayo pa-konti. Palaki ng palaki. Ang tanong lang po is, kasama po ba kayo doon? Sa paglaki. Yes. Sasakay ka ba sa bus? Yes. Nandun ba kayo sa bus? Kasi eto lang. Noon kasi, ang... di ba meron tayong vision, mission na number one na networking company sa buong Pilipinas. Yeah. Pero ngayon, kinikilabutan kami. Nakalagay na po, pinalitan. Ito ang pinalit. Number one networking company sa buong mundo. Wow. Sa susunod, partner, baka buong planeta na. Tumatay yung balay. Correct. Saka ito lang. Nakaka-excite, sobra. Nakaka-excite. So if we can only transfer our feeling of excitement, na alam mo yun, we are just an ordinary Filipinos, you know, working here in the Philippines. And right now, we are freely expanding the business outside the country and not only to Filipinos, but to non-Filipinos. Correct. And by the way, we have a message from Mr. Bronwyn Vitalia. Hello, ma'am. Actually, na-meet ko siya sa Maryland. Ah, okay. Hello, ka. Just a message. Uh-huh. When are you doing the training regarding Facebook digital outreach? Please send me an invite. Virtual community is what I do for a living, but with educators here in the USA. Mm-hmm. So anyway, Suzette will be the one to give you the details, madam. And you can also visit the website, my website, pgprimalin.com. So may mga details po tayo doon. Yeah. Luigi, extremely San Jose. Nakaka-motivate up. Yes. Thank you. If we are motivating you tonight, so maraming salamat kasi that's really the purpose of the network. Actually, we're going to do this. Wala namang schedule. So ano lang, pag may notification na nagla-live yung video, correct, you can watch. And you can suggest topic if you want na pwede nating pag-usapan. Kanina naka-online si Mark Dapiton, ang top one. Kung sino po yung nakikita namin dito. So kung gusto nyo po na i-share ang video na ito, wala pong problema. You can actually share this to your downlines, to your team, to your leaders. Kasi ito po is actually based on our experience. Hindi po ito like, alam mo yon, yung by the book. This is an experience. Based on experience. Personal experience. Mm-mm. Kaya kung makikita nyo kanina si Sir Mark, may hugot talaga. May hugot. Hugot sa hugot. Iba yung, iba yung, ano, yung alam conviction. Mo, partner, ilang beses ko na naririnig si Sir Mark Dapiton. Yeah. Pero iba pa tama pala pag hindi ka acne. I'm telling you, lahat ng sinasabi niya, absorb mo eh. Pero kung acne, sa totoo lang ng mga sinasabi kanina ni Sir Mark Dapiton, ilang beses ko lang narinig. That's true, paulit-ulit. Pero, empty cup ka lang every time, katulad po nito.
it might be some of the words that I was like telling you about, narinig nyo na po sa business preview, o kundi kaya nakita nyo na kami sa online. Pero every time pala na there is someone is going to motivate you, empty cup lang siya. So kanina, kahit anong sinasabi ni Sir Mark Dapiton or Upmark, nararamdaman ko pa rin eh. Kasi bakit? Hindi ko siya inisip na, narinig ko na to eh. So kanina parang bagong learning na naman. And hindi po basta-basta na, alam mo, si Sir Mark Dapiton, busy na tao yan. Pero nagbigay talaga siya ng time. And na-amaze din po siya dahil first time niya pala nag-live video. So, ano pa ba? Kung may mga topic po kayo na gusto po nating what's this? Alam mo yung naka, next week, even, pwede nilang i-suggest. Go back to the schedule ng Facebook marketing natin. Alam mo yung nakaka-excite kasi right now, I'm keep on receiving messages from different numbers from outside, worldwide. Mm-hmm. At alam mo yung hi, mag-hi lang. Mm-hmm. Then if you reply yes, hello, ang sasabihin, I want to join you. Mm-hmm. Diba? Okay. Yung tipong people are now sila yung tipong lumalapit. Mm-hmm. I will show you the sample. Ha. Yung tipong, eto yung matatanggap mo na message. Yan. Hi, then tapos sasabihin niya, sorry, I want to join you. Hello, Upline Coach! Okay lang ba may tatawagin kami? Isang malupit. Hindi ito dapat palampasin. Manual po yun. Manual po tayo. May imbitahan po kami. Yeah. See, kaya na mag-intro. Okay lang ba na ako mag-intro? Kasi sobra akong privilege. Ay, eh. Ito po ay hindi... I'm telling you guys, di ko nga alam na nandito siya. Sobrang busyng tao. Alam niyo ba na pinapadala po ito sa iba't ibang bansa. Malupit na trainer. At ang nag-iisa nating... Anong tawag nga natin sa kanya? yung host natin, ang tawag pambansa natin sa kanya, pambansang host, walang iba, si Up Butch Tan. Ay, grabe. Grabe ayan. Ako. Naririnig mo ang boses niya. Na-miss nyo ba siya? Hi, ayan. Everybody. Nakalive po tayo. Ah, okay. Hello. Saan yan? Actually, Up, lahat naman naka-online, Taiwan, may Singapore, may Hong Kong. Actually, may taga-Maryland pa, America. Wow. Pero how you guys doing? Siya. Yeah. Wow. Konting tip lang kasi alam mo, yung iba, alam mo yun, sa pag ginagawa kasi natin, hindi madali. Tapos yung iba, na ano na, na po-prostrate, naiinip. Ano pong mabibigay mo na tips sa kanila? Nako, I would not come as, out as a guru to you guys, you know, kasi... Basta natural lang, kwento ko lang sa inyo what's going on. Common sense lang ako kasi lumaki ako sa Quiapo, kung pamilyar kayo sa Quiapo, 'di ba? Napaka-peaceful na lugar, 'di ba? So, mahirap talaga kami and ang motivation ko talaga is to have a better life, not just for me, talaga sa family ko. So, there's no other way kasi ang ginawa ko, nag-aral ako ng mabuti tapos para magkaroon ng magandang trabaho kasi apat kami magkakapatid at ako yung panganay, nanay tatay ko nabuhay lang sa utang pamilyar so pareho walang trabaho and yun na akala ko yun yung buhay so nagstay ako sa corporate world ng 11 years can you imagine? Itago natin sa pangalan wag na. Basta yun na yun, yun, na yun. Gumanda yung trabaho ko, malaking TV station yan. Umabot ako dun sa, from PA Production Assistant, taga timpla ng kape, taga Xerox. From being that, hanggang sa naging head ako ng department namin. Yung, ibig sabihin ako yung head ng research department ng news and public affairs. Basta itong station na to. But to cut the long story short, after 11 years, ito malupit. Walang kotse. Walang bahay, walang ipon, aray. Ang meron lang, yutang. Nakarelate ako. So, lahat naman ganun yung story. Pero ang bottom line is, nung makita ko si Uno, hindi na ako nag-analyze masyado kasi tinignan ko unang-una yung kumikita. Nung tinitingnan ko yung kumikita, meron nga tambay, may estudyante. Sabi ko, kung nagagawa na itong mga to, unang-una, ano ba yung kaya nila, hindi ko kayang gawin. Pangalawa, may mass market ako sa kanila. At saka medyo mas matured tayo kasi ata alam mo yon medyo yung age natin alam na natin yung buhay hindi na natin kailangan kumbinsihin yung sarili natin so ito na lang yung mindset ko bakit ako nagstick for July ano ako eh July 8 so uy mag-anniversary na oh my god makulit po talaga ako, diba? Pasensya na kayo ha 12 o'clock kasi 7 pa ngayon o kaya pala may
Oh, kaya pala dito yes, ka kasi kailan mo grabe, ngayon ko to si Nelly. Upline pag ilang taon mo na so, mamaya. So, 8 years na. Coincidence, di ba? May purpose na tayo naka-live pala ngayon, upline. 8 years na, oh, grabe. Saan na-apekto na kusupuan ko? Taas-taas, pwede mo yung kuha. So, 8 years na, grabe. I'm celebrating it with you guys, ano? So, July 8, 8 years ago, ako nag, ano, ganito ah. So, nung nakita ko siya, hindi ko siya alam. No idea. Ato malupit ha. Ang pinangawakan ko yung 11 years kong pagtatrabaho na I had a good job. Mataas ang posisyon ko. Mataas ang posisyon ko. Maganda yung career ko professionally. I was successful sa corporate. Successful ako career-wise pero financially hindi. So itong decision ngayon, meron ko nakitang networking na ang produkto, benta-benta, tapos kailangan mag-invite-invite. Sabi ko, kailangan ko lang aralin to. So, tingnan ko muna, unang-una kung kaya kong maaral. Yun nga, sinabi ko na sa inyo kanina, nakita ko estudyante, tambay, may professional din. Sabi ko, ano bang meron sila na wala ako? Tinignan ko kamay, dalawa rin. Yung paa, dalawa rin. Alam mo yung gano'n? Lahat naman sila naghahanap ng greener pastures. Lahat naman sila pangarap better life. So, eto na. So, sabi ko, ha! Alam kong gagawin ko. Aaraling ko lang siya. So, ang ginawa ko, umatend ako ng mga training. Walang nagtulak sa ako umatend ng training. Inutusan ko sarili ko. Sabi ko, umatend ka. I pushed myself talaga to attend. Ito, itong mga training. May bayad o wala. Pag may bayad, attend ako. Pag libre, alalo na. And sabi ko, walang ibang puhunan dito kundi yung kaalaman eh, yung knowledge ko about the business talaga eh. Walang mindsetting yun eh, yung talaga sa kailangan ko siyang maintindihan. Sabi ko, kahit magaling ako magluto, even if I'm a very good cook, I am not guaranteed to have a successful restaurant eh. Because ang kailangan ko aralin, what I should understand or learn is kung paano magpatakbo ng isang restaurant business. So, yun lang yung sa mindset ko. Sabi, kailangan ko siyang maintindihan kung paano patatakbuhin yung networking na to. So, attend. Eto, malupit. Ang dami pa rin rejection. Yun. Ang nakakatuwa, ano mo yun, yung kahit na-anticipated ko na mare-reject ako, alam mo yun, nasi-shock pa rin ako. Ba't ganun? Ang ganda ng business. Ang ganda ng kitaan. Ba't di sila naniniwala? Eto na. One thing I realized. Sabi ko, ano, kaya pala ayaw nila. Kasi maraming tao, kontentado na. Akala nila yun na yun. Yung alam mo yun, akala nila yun na yun, wala na, alam mo yun. Pangalawa, yun na, kontentado niya, akala nila yun na yun. Yung may mindset na, hindi, okay na to, simpleng buhay lang. Ayoko nang mag-risk, ayoko nang pahirapan yung sarili ko. So, may mga ganun na. In other words, pa, yung mga namatay na yung mga pangarap, sa totoo lang. Pangalawa, merong may mga tao na may image problem. At ako yun. Siyempre ako, naka-long sleeves, naka-necktie sa trabaho ko. I mean, pa-English-English pa ako. Good morning, everybody. So, ganun ako eh. Alam mo na, trabaho ko eh, di ba? So, guys, you know, today is... And then, pagdating ko sa networking, di ba? Ayan na, attend ka training, kakausap ko ng tao. So, nagkaroon ako ng image problem. So, yun yung number two na nakita kong cause ng karamihan. Yung pride nga yun eh. Yung, alam mo yun, mahiya sila mag-invite, tatatakot mag-reject, nagdududa, alam mo yung ganun. Yun na yun. And pangatlo, sabi ko, kailangan kong ma-overcome itong first few steps ko eh. Kasi yun yung hardest eh. Sabi ko, sa lahat naman ang gagawin mo, yung unang chapters, yun yung pinakamahirap na part. So sabi ko, kailangan ko lang malagpasan to. Pag hindi, I have to go through the process. I have to understand and accept na merong proseso talaga. Alam mo yun, hindi ko pwedeng sabihin na kailangan ano kaagad ako, college. Kailangan dumaan ako sa pagka-elementary talaga. At eto na, eto yung pinaka-tip ko talaga sa inyo. Eto yung sweetest, you know. Marami na siguro kayo nabasa, narinig. Pero, asa akin kasi, whatever it is you're doing, whether nag-aaral ka, tatrabaho ka, nagbe-business ka, at lalo na nag-uuno ka, lahat ng challenges, pampasarap lang yan eh. Pampalakas mo yan eh. Ayun, spice. Pampalakas mo yan. Diyan ka gagaling. Diyan ka lulupit. Patunayan mo nga lang, syempre, lalo, hindi na lang sa ibang tao eh. Sa sarili mo, Diyos ko, hindi ka lang hanggang ganun. Huwag kang pumasok sa isang bagay, di mo tatapusin. And the more you fail, the more you learn. Alam mo, sa totoo lang, maraming tao diyan kaagad na ayoko magkamali, ayoko.
ang hindi nila alam, lahat naman ng successful, dumaan sa pagkakamali, dumaan sa pagkakadapa. You have to learn it the hard way. You know, kaya nga konti mayaman eh. Because not everybody's willing to really, you know, sacrifice to give it all. So, sabi ko, yun lang talaga eh. Kailangan ko accept siya eh. Part na yun eh. Alam mo parang ano yan eh. If you know adobo, I'm sure you do. Toyo, pag ininom mo yung toyo, ang alat. Pag ininom mo yung suka, ay Diyos kong asim. Kumuha ka ng karne sa rep, pag kinagat mo, ang tigas, walang lasa. Walang kwenta yung tatlo na yun pag siya kinain mo separately. Pag pinag-combine mo yan, anong resulta? Adobo. Ang sarap. So same with our business. Dadaanan mo yung alat. Dadaanan mo yung asim. Dadaanan mo yung matigas. Alam mo yung ano ba to? And pag nagsama-sama na yan, masarap pa yung resulta. And pangalawa, tingnan mo ha. Anong pangalawa, anong pakiramdam mo pag may taong kausap ka na late? Disappointed ka na. Disappointed ka, di ba? Sabi mo, ano ba yan? Sayang oras. Di ba? Oh. Anong pakiramdam mo pag meron kang pinuntahang isang event o isang, o nanood ka ng sine, whatever, na walang kwenta. O, ganoon na lang, nanood ka sine, pag walang kwenta, istorya. Ano sasabihin mo? Sayang oras? Sayang pera? Pumunta ka sa isang event na wala palang kwenta to, sayang oras. Nanood ka ng TV, hindi mo nagustuhan, sayang oras. So, ayaw mong magsayang ng oras. You hate wasting time. Pareho tayo. So, pag ikaw ay nag-emote-emote dyan, ha? Bagal-bagal ka dyan, sayang oras. Ikaw na mismo galit ka rin sa pagsasaya ng oras. Ang kadalasan nangyayari, tayo minsan gumagawa ng pagsasayang ng oras. So, alam mo, ngayon, nung natutunan ko yan, ay Diyos ko, sabi ko, yan ang kalaban natin number one, kasi may pera ka, wala siyang pakialam yung oras. Wala kang pera, wala rin siyang pakialam. May sakit ka, wala siyang pakialam. Healthy ka, wala siyang pakialam. Bata ka ngayon, wala siyang pakialam. May sakit ka, wala siyang pakialam. Tatakbo siya. Hindi natin siya friend. Alam mo na, sa business tayo, ang ganda ng business natin. Muni-muni ka dyan. Upline, ano Suzette, anong gagawin ko? Ay, sayang oras eh. Mag-invite ka na lang. Alam niyo, sa totoo lang, merong maniniwala, merong hindi. Sa Pilipinas lang, 100 million. So, imagine mo sa ibang bansa, sa inyo po, kung saan man kayo ngayon, ang daming tao. Merong aayaw. Merong sasali. Ikaw nga, sumali. Alam mo yung resulta ng sinasabi ko po sa inyo. I'm very excited today. Because, ang date nung June 28, Fresh na fresh pa po. Ayan, Raymond Lawrence Tan. Nung June 28 po, ang cheque ko is 202,000. Wow, grabe. So, hindi ko po ito pinapakita para iabang. Gusto ko lang i-share po sa inyo na kayang-kaya mo to, baka higit pa. 202,000. So, yun yung date po. June 28. So, if you count, one week after, July 4, 214,000 naman. Pwede na ito. Max out na. So, again ha, guys. Yun na sa taas, June 28. Yun na sa baba, July 4. So, from 202,000 naging 214. So, malamang next week. Halos kalating million, 400 plus. So, na-expect ko na to next week. At hopefully, makausap ko uli kayo. 300 plus na to. Ay, wow. Kasi, yun nga, tinanggap ko yung ano, winelcome ko lahat ng failures. No rejection, winelcome ko yan. Come on, bring it on! Tapos, hindi ako nagsayang ng oras. So, usually, ang tip nila, di ba? Tatlong tip. Ako, dalawa lang. Welcome, rejection. Welcome mo lahat ng mga failure na yan. Accept it. Walang hindi nagkakamali. Walang hindi sumasablay. Kung sablay ka, sige magpakasablay ka na, darating ang panahon, lulupit ka rin. Yun. Tama. Diba? You are bound to be great. Correct. You are bound to be successful. Yes. Wag silang may mga opinion nila, sabi nga ni Diego. Maniwala dyan sa mga opinion ng ibang tao. Kasi yung mga yan, wala silang kinalaman at hindi sila makakatulong sa future mo. Correct. Yung dalawa ko sa likod dyan, makatulong pa sa'yo. Pero yung mga negative,
just be ano yan, be friendly to them kasi pagdating ng panahon wala na tayong ibang choice, wala silang ibang choice kundi lalapit at paparecruit na. I love you guys, good morning. Hello. In behalf of my group Ala Supercharge, talagang ano, swerte kayo may upline. Kanina nasa labas ako, may mga member walang upline, naghahanap ng guidance. Eh, wala, superstar po mga upline nyo rito eh. Kaya nung kumuway sa akin, wala, nanginginig ako. So, upline, bakit uno? Bakit uno? Ako po, umiikot ako ng buong mundo na may uno. Para kami nila upline nyo. Alam mo, sa totoo lang, pag hindi ko kailangan kayo mindset na, alam mo yun, tayo number one, ISO certified, wag na yun. Maraming branches, wag na yun. Ito na lang. Given na yun. Huwag na yan. Kasi pambata na reason yan. I'll give you something more mature. Uno is very fresh. Alam mo yun, sa sobrang ka-fresh natin, if you would walk around, like ito, galing ng Amerika, naglakad siya ng New York, naglakad siya kung saan-saan, wala namang pumansin sa kanya eh. Pero ang laki na natin. Lalakad ako dito sa Pilipinas, sa mega, alam mo yun, sa mall lang ako may nakakilala, pero ang point is, sobrang fresh pa ni Uno. Aside from the fact na number one talaga tayo, maganda products, ISO certified, given na yun eh. Sa sobrang fresh, ang laki ng market natin, at wala kang makikita ang katapat ng marketing plan natin. Sabi ko nga eh, pag merong ako makita, mas maganda sa marketing plan ni Uno, ay naku, sabihan ko kayo, join tayo ron. Kasi wala eh. Wala talaga eh. Sobrang fresh. At nasa peak tayo nung alam mo yun, nung papunta tayo sa momentum natin. Again, walang mindset yun. Ako, coming from the heart yun kasi nakita ko eh. Punta ka ng Dubai, sobrang fresh. Punta ka Singapore, sobrang fresh. Punta Hong Kong, sobrang fresh. Kaya kayo mga nanonood dyan, alala nyo tong araw na to. Kasi today marks the start of your new beginning. Sigurado yan, darating ang time. Hindi masyadong matagal. Ayan na yan. Basta yan na ho, yung guide mo, paniwala kayo sa long upline niyo, di ba? Yes. Oh, ang motibo naman niya mga yan, kayo yung mga maging next na superstars. That's correct. Yun naman yan eh. Hindi sila mag-aksaya ng payo, naka-charge pa tong camera natin. Wala tayong aircon. Walang aircon ah. Nasira kasi. Mm-hmm. Nasira sa kalab. Ang saya-saya, di ba? O, batiin ko nga kayo. Perlita, hi! Yes! Diona, Alma, Reyes. Brownin, Ditalia. Taga Maryland po yan. Ang lakas ng apog niya. Nanonood while watching. Ay, thank you. Hindi, kayo ang best. Hindi kami. Yeah. Ay, Kulin! 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 Ay, miss you, Kulin! Kulin! Ako, alam niyo ba ang chismis? Para, alam naman ni Kulin na ang ex ko, yung husband niya. Ganon? Mga agaw. Yes, mga agaw yan si Kulin. Upline Warren, nandiyan ka. Idol. Nasa Singapore sila ngayon eh. Ah, ganon? Merlion. Ay, grabe. Upline Warren, nanonood ka ba? Diba? Tama naman yung sinabi ko, diba? Yun lang yun. Sayang ng oras. Alam mong mga moments, wala mga ganyan. Diba? Naku, baka tisali, baka ganyan. Ayaw na, okay. Si Brownin Ditalia, hello na Bubbles. Hello Mam Bubbles. Nasa Davao yan. Nasa Davao, Mam Bubbles. Durian. Yan, bago kami naging Winsley, kami ni Rowell. Ay, ang dami pa lang pass. Yes. Pero ang first boyfriend ko si Warren talaga. Luigi, San Jose, hello. Na nakaka-motivate daw. Eh, dahil talaga naman sobrang nakaka-motivate. Actually, ako motivation ko, at tinitingnan ko sarili ko eh. Nung nagsimula ako, tinan ko sapatos ko, luma. May nakaka-motivate ha. Pantalon ko, dalawa. Brief ko, wala nang garter. Upline ano, sa mga, marami kasi nagtatanong, paano establish yung focus sa business? Ay, nako, gusto kong topic ko yan. Paano mag-focus? Ako kasi ganito. Mag-focus ako sa isang bagay, pag meron ako nakita, na talagang kaya ko siya. Tapos malaki yung pwede ipalit. Huwag na, tanggalin natin yung uno. Lululu. Oh, kahit anong bagay, malaki chance mo at alam kong kaya ko, mag-focus ako dyan. Sigurado, halimbawa, let's put it in another perspective. Halimbawa, let's say, si may FHM ngayon, na top. Si ano po? Si Seth Peregrino. Binigay ko na. Ayoko na. Binigay mo na yung slot. Si ano, si...
Jasmine Dola. Let's ano mo natanggap nanonood ng TV. Lagay natin sa ganito. Medyo off lang ng konti pero you know, I'm trying to drive a point here. Si Jasmine Dola, bigyan ako na, alam, lalaman ko may chance ako na, alam mo, ligawan ko, sagutin niya ako. I'd go for it. Mag-focus ako, I'd go for it. Kasi nagpakita ng motibo eh. Alam mo 'yon? Alam mo 'yon na may chance. Oh, isa pa. Merong trabaho na alam kong papasa ako. Halimbawa, pag-astronaut, nakita ko yung requirements, pasado ako, ay, I'll grab it, I'll focus. Now, bakit mo kailangan mag-focus sa uno? Kasi kita mo naman na it's doable for you, not just for others. Walang requirements eh, no really. Ano ba requirements? Kita mo nga may mas, ayoko na magsalita, pero mas mayroong mas mababang pinag-aralan sa'yo. Mayroong mas, may itsura ka. Mayroong mas masipag ka. Nagawa nila. Okay. Yun yung unang reason. So, capable kan doing it. Tama? Ang members natin, tao ka rin eh. Wala tayong member na alien. Si Warren Trinidad, tao yan. Ang galaw nga lang yan, pang alien talaga. Ang bilis gumalaw niyan. Tumatalo ng ano yan, tumatalo ng oras yan, kung saan nakakarating yan. Alam mo na, hospital na nga yan, sa sobrang hyper niyan kakataw eh. Pero tao yan. Right? Tao yan. O, so, ano yung sinabi ko kaninang pangalawa? Kung binigyan ako ng hint na kaya ko siyang gawin o kaya ko siyang ma-achieve. Oh, nabigyan ka ba ng hint sa uno na kaya mo siyang ma-achieve? Oo naman! Huwag ka na mag-analyze! Oo naman! Di ba? Ang daming kumikita. Ang daming nagkakaresulta. Oo. Yun lang dalawa na yun eh. Maski ikaw eh, nandiyan ka sa trabaho mo ngayon. Hindi ka naman nag-risk talaga na mag-apply ka dyan na alam mong wala kang chance ang matanggap dyan eh. Get my point? So, kaya ka nag-focus ngayon dyan. O, ngayon sa uno, bakit ka mag-focus? Tamang vehicle eh. At kaya mong gawin. Again, tamang vehicle at kaya mong gawin. Wala nang ibang opportunity. Ang challenge nga ito eh. Pag meron kang kaibigan na pwedeng magsabi sa'yo na merong mas maganda kay uno na pwede mong gawin. Huwag na yan ha. O, lagay na natin niya, uno. Merong kang maayos na grupo sa loob ng uno na tutulong sa'yo. Pag merong other than Uno at Red Lions, sama ako sa'yo. Sama ako sa'yo. Kaso wala eh. Nasa Uno ka na, sa Red Lions ka pa. Hindi mo papansin ako Red Lions din, nakapulaw. Di ba yung checky ko rin, pang Red Lions. Checky ko rin, pang Red Lions din. Oh, yan. Yan ang malupit. Yan ang malupit dyan. No? June 28, 202, July 4. Ay, grabe talaga. Masarap. Oh, last question. Sige, tatanggapin natin huli ng tanong. May mga tanong pa dyan. Eto, may nagtanong. Why so handsome? Oh. Actually, wala nagtanong. Walang nagtanong ng ganon. Thank you, Laka. Take them to less resistance. Go for low-hanging fruits. Uy, tama nga naman siya. Medyo nagkamali ata ng type sa atin napunta. But anyway, guys. Sa inyong 11 na nanonood, sa 10, good luck sa inyo at marami sana kayong maapektuhan pang ibang tao. Matulungan. Ito na yung mga apply nyo. Thank you again. Ako si Butch Tan. In behalf of the Board of Directors, dahil ang BOD, ang ibig sabihin talaga niyan, Butch of Directors. Butch of Ay, grabe. Thank you guys, ha. God bless. Saan tayo kakain ngayon? Yun nga eh. Yung nga iniisip ko eh. Sarayin na bangko. Adong ka, move forward. Thank you, Mama. Move forward. Hindi tayo mong lumapit sa harap. Ay, guys, grabe. Na, di ba? Napaka-full pack learning ng Thursday night po natin, no? Yep. Si Byron. Actually, nasa San Francisco. Who? Byron Ancheta? Yep. Bay Area, Uno Premier. Wahoo! Yeah, hello, congratulations! Sir. Actually, nag-celebrate tayo ng first year anniversary. Yeah, tama. July congratulations 2. Po sa lahat ng Uno Premier USA. Ano, dito ako nababaliw. Bakit? Last year, remember, nandun kami for the grand launching sa Beverly Hills. Yes, that was Beverly 2015, Hills. June 13. And recently lang, July 2, we just celebrated the sa Las Vegas naman, this is already our first year anniversary. Parang kailan lang? Nung pumunta tayo, walang office. Pero ngayon, partner, magiging dalawa na po ang ating natin. Opisina. So, congratulations po. Yes, yung isa is Long Beach, California. Yung isa naman po is Las Vegas, Nevada. Yes. So, kayo nandyan sa Amerika, good morning. Good morning. Yes, good morning. Hi po sa inyong lahat. Happy and congratulations sa mga nag-top earner yes, natin, mga
Byron Anceta is yes. one of the top earners. Mm-hmm. Hello. Happy watching po, Sir Byron. And nakita rin kami regards. Yan sa launching. And yun nga po, nakita ko siya na naka-receive ng award kasama yung partner niya. So, wow. Nakakatuwa lang kasi... Actually guys, yung mga nabanggit ko, mga Filipino po yun ha, hindi sila mga Amerikano. So ginagawa po nila ito dun sa Amerika. So ito lang ang nag-iisa at pinakauna na MLM company, Filipino-owned po, yes, na may opisina sa United States, States of America. Di ba nakakatuwa? Yeah. Nakaka-excite talaga ours, di ba? Lalo-lalo pag nasa Pilipinas ka, tapos may grupo ka sa USA. Tama. Ay, grabe guys. So, I hope that you have a lot of learning, you know, learnings tonight. Oo. Hindi diba? Ko nga alam. Parang hindi naman tayo nag... Wala, no? It's not... Yeah. Tapos ito lang po nakakatuwa kasi kung hindi po kami ngayon nag-live, actually magkukwentuhan din kami ng ganito. Correct. Pero kaming dalawa lang. E buti na lang. You share it. Oo, parang nagbago lang. Nakakatuwa na habang nagkikwentuhan tayo, we inspire. Gusto nating pasalamatan kasi si Sir or si Up Mark Dapiton tsaka yes, si Up Butch. Up Butch tan. Alas po yan. So, nakakatuwa po ang support natin dito sa bawat isa. Can you imagine guys, mga taong yan, halos hindi mo yan mahagilap dahil busy, pero nagbigay ng time, nagbigay ng tip. Para, and that is one thing maybe that they should be looking for, Uno. Yes. Yung support system. Yung support po kasi, kung sakali lang, Red Lions ka man, Alas, Dragons, kung saan ka man, ang nakakatuwa po dito, yung atin po kasing, na tinuruan tayo culture, na tumulong. Yung, yeah, yung culture natin. Natin is sobrang maganda. Kung sinong nakita mo dyan na pwede mong i-ask ng tip or tulong, andyan, and pasalamat tayo kanina, no, kay Mark Dapiton, tsaka yan nga, Butch Tan. Nakita nyo ba yung cheque? Yeah, grabe, no? Nakatuwa, it's just, no? Alam mo yung parang mm-mm. normal lang. Long time ago when we are working, mm-mm. we thought na yung check, yung sahod na 50,000. Yes. Akala natin yun ang pinaka-dream ng bawat isa. Mm-hmm. Partner, nakalimutan mo, may tax. May meron tax pa. Oo, oh, may SSS. Yung tipong gusto, o gusto mo pag pumasok ka sa corporate, because I experienced the same, diba? Galing tayo doon. Na we started from small. Tama. Yes, I mean as more earner employee, then tapos paakyat, napopromote tayo, napopromote. Mm-hmm. Then lahat ng mga empleyado or nasa corporate, we wanted to be on top position, like manager, you know, supervisor. Kasi so anong so bottom forth. Line, mas mataas yung sahod. O ano ba yan, pera din correct, yun, di ba? Pera. So the point is, yung sa network marketing, yung 50,000, it's very possible, lalo na pag sinagaan mo siya. At saka, yung pinakita kanina, that's the fruit of lahat ng sacrifices. Oh, nasabi nga kanina ni Butch Tan, yeah. yung asim, yung alat, correct. Yung lahat. Alam mo yun, yung adobo. So, actually pa yung pinagdadaanan natin ngayon, it's actually yung spice para mas maging masarap yung journey mo dito sa Uno. Correct. That's so, true. Siguro, gawin natin siyang challenge totoo na yun. Every time na may ganun klaseng pagsubok, tuloy-tuloy lang. Dumating na pala sa time na, alam mo yun, nung una kasi, nung nag-umpisa ako, para makita nyo lang na talagang normal na nangyayari sa inyo. Yeah. Marami po akong rejection, mga bagay na hindi ko inakala, pamilya, kaibigan, mga close na kaibigan, na parang sabi ko, of all people, hindi ko ini-expect, sila pa yung mga taong hindi ako pinaniwalaan. Pero alam nyo ba, ginawa ko lang talaga siya tuloy-tuloy. Kasi ako kasi ang nakakita ng vision na may maganda tayong pupuntahan. And kung ano man ako meron ngayon, nagpapasalamat po ako sa inyo, yung mga hindi naniwala, yung mga nagduda sa ginagawa ko, maraming salamat po. Kasi kung wala pala kayo 5 years ago, wala rin reason kung paano ako mag-rejoice. Correct. Those people, so, ang nagpatibay. Oo, no? Alam nyo, kung hanggang ngayon, andyan kayo, nakita nyo na yung pagbabago. Maraming salamat na through that kind of experience, nakita ko kung gaano kasarap na every time na may triumph or meron tayong rewards, ang sarap namnamin kasi yun yung naging pundasyon ko. Kaya po ako ngayon sobrang pursigidong gawin. So, for 5 years now, sinasabi ko po sa inyo, marami pa rin pong hindi naniniwala. So, that's normal. Correct. So, kung kayo po, 2 months pa lang, 3 months walang naniniwala, okay lang yan. Kasi kami nga 5 years, ito 7 years. Ang point lang po namin is, kayo kasi ang nakakita nung vision, kayo ang nakarinig, kayo ang nakaintindi.
So, huwag po natin silang husgahan. Correct. Ang sinasabi ko po sa inyo, huwag nyo po silang, kumbaga ba, huwag nyo silang i-curse. Don't take it personally. Yes, because ganun talaga ang buhay. Irespeto po natin kasi kanila po kasi yun na desisyon. Ang atin lang is, para makamotivate ka, kailangan lang magresulta ka. And siguro no, masasabi ko lang before we end, kasi anong oras na ba? Actually, yeah, mag-12 na po dito. Here in Philippines. And yeah, we're so blessed na okay. Yung mga taong nag-stay dyan at nakinig. Yeah, thank you very much for watching. Mm-hmm. Totoo. Yeah. So ngayon, kung meron po kayong mga gusto na topic na pwede natin... So we'll be doing it regularly. Yeah, pag may topic kayo, well, just comment it here. Then, tapos, siguro one of the meetings na magkikita kami ulit dito sa office, we'll mm-hmm. discuss about it para we will learn more. Kasi tama. While we are giving, you know, while we are giving some tips to you, kami din nagli-learn din kami tama. From it. Pinagkaiba lang po naka-live kami kasi sabi ko kanina, kung wala po itong Facebook Live, kaming mag-uusap, ganyan din po ang correct. Topic. Totoo so, yan. Alam mo, maganda pala, no? Yeah. Kisa tayong dalawa nagbabaliwan, baliwin natin sila kasama. And eto lang, hindi namin inaakala na dalawa pa sa pinakamalulupit na top earners natin kanina. Oo. Diba? Diba? So, nakakatuwa. Baka dumating ang time na pag nag-live po tayo ulit, iba-ibang personality na po may na nakikita nyo talaga. Sa magazine, nakikita nyo sa YouTube, yung mga tao na, alam mo yon, akala nyo, hindi sila down to earth. I'm telling you guys, iba ang kultura na pinapatakbo dito sa UNO. Correct. Sabi nga natin, okay lang na ang pagyaman ilagay sa bulsa. Diba? O hindi sa utak. So, I hope na marami pa tayong pag-uusapan sa darating na mga panahon. Sa panahon. This will be the first. Yeah, it's and the that first will be live. The last. Yeah, and ito lang, ang nakakatuwa lang, nakaka-excite kasi sa susunod ng mga live namin, nasa ibang bansa na kami! Ngayon, Philippines po kami, mabuhay. So, later hindi natin alam, na, diba? Oh, next month, Nigeria. Nagla-live na kami. Yeah, speaking about other country, tell them our itinerary so that they can follow us somewhere, you know? Oo nga. Saan ba tayo by next month? Ano ba? Schedule mo? Wala namang mga ano dyan. Oh, ang tapings ko po, ito direct. Actually, next week, yun yeah, next nga. Week, dito pa rin. So, Batangas ka, diba? I'll be in Batangas. So, catch me there in Batangas with Tita Mabel on Thursday next week. Then on Friday, I'll be having my Facebook marketing training here in BGC. And then Saturday, we'll be in SM Aura for the locals. And by next week, I'll be in either Cebu or Davao. And of course, we're inviting all UNO Premier members for the special training. No, the training in Vista, you know. Taal Vista, Taal Vista. July 23. July 23, and 22 and 23. Uh-huh. Yeah, okay. Together with, you know, this the best motivational speaker in the Philippines, Francis Kong, and together with our training director, Mr. Joe Fabregas. Yes. So, if you don't have yet the tickets for the training, mm-hmm. it's a 3-day training, learning, you know. And there are payment options po. Yeah. So, you just need to call the office. Nandun po yeah, for more details about it, you can call the customer service mm-hmm. para sa paano natin gagawin. So, okay. It's a very good training. So, kita-kits din po tayo doon. Mm-hmm. Then, ano pa ba? Ikaw, saan ka ba by next week? Hindi ko kasi pwedeng sabihin, bakit? Pero outside the country. Wow, ikaw na. Dora ka nga talaga. Oo nga, hindi ko nga alam eh. Diba? Siguro dito talaga ako nababalo sa travel. So, saan na yun? Asia? Where? I can't. No, you need to tell it. Europe? No, it's where? Just July 12 to July 16. I will be away. Where? Secret. And nga, continent na lang. Asia. In Asia. Pero outside the country po. Outside so, the can country. You imagine yung mga bagay na, alam mo yun, inaakala ko lang na hanggang postcard. Yes, grabe, no? And ito po pala, yung pupuntahan ko pala, partner, this will be my fourth country. Fourth country? Yes. It's a new country to you? Yes. First time ko po pumasok sa country na to. So hindi may, ko muna sasabihin so kasi may gusto bago, ko ma-excite. Mag-direct ka naman ng bago. Business and pleasure po ito. So, ayoko po munang sabihin kasi first time ko siyang so, ganito gagawin natin. We'll have a Zoom live, no? Tapos pwede. Na lang tayo nag-uusap. Tama. And we'll do live. Tapos magsasalita po ako sa lingwahe kung saan po ako doon. Pero ito lang po, guys. Ito lang nakita ko. Sa UNO talaga, no?
i-open niya ang mundo para sa iyo. Yes, nakaka-excite. Take note, guys. This is like you are actually traveling and earning at the same time. That's true. Na kung noon nang hinayang ako or nag-isip pa ako kung paano mag-umpisa sa ganitong klaseng negosyo, ganito pala ang mawawala sa akin. Tama. So, sa mga taong still nag-iisip, we're praying na sana kapag finalize na kayo, baka sa kakaisip nyo, dumanang isang araw, isang linggo, isang taon, isang dekada. At hindi mo na malayan, 20 years na po ang uno, dun ka pa lang po mag-uumpisa. So, yun nga, we say hello to the people na nag-stay sa Amerika, sa Singapore, sa Hong Kong, sa Qatar. Yeah, Qatar, Nigeria, Dubai. And those who came late, you know, you can review the video. And you can share a plan. Yeah, you can share the video so that you can also watch yung mga previous natin na naging visitor sila, naging guest sila, upline Mark Dapiton, upline Butch Tan. Mm-hmm. So, hindi nyo napanood, just review the video. And you can also share it to your downlines or your friends. Yeah. So thanks. Thank you for watching. And sobrang privileged po kami to have this, to have you tonight. Yeah. And yeah. So, thank you sa partner ko. Yeah. Si Master PJ Primalio. Yeah. And Suzette Peregrino, aka Dora the Explorer. Dora talaga. So Dora na talaga yung pangalan niyo ngayon. So thank you also. I'm so grateful forever with UNO International, lalo sa mga board of directors po natin. Maraming salamat for giving us this very great opportunity for everybody. Tama. Na we're extending help not only to Filipinos but also to other nationalities. Tama. Diba nakaka-proud na dati sa mundo ng network marketing, it's other country penetrating the Philippines. Yes. You know, pero this time it's a Filipino-owned company and expanding and penetrating other countries. Nakaka-proud. Ganang kagaling ang Pinoy. Correct. So, mabuhay. And, yes. Ito po ang inyong lingkod. Yeah. Si Dora. At si Doro. So, kita-kits po tayo sa mga next namin na mga live videos and we'll learn a lot more. Hindi lang po sa ano, di ba, sa lahat. Mm-hmm. Lahat na. Lahat so, ng if you want nyo, us question. To cover certain or specific topics na gusto niyong pag-usapan. Mm-hmm. So you can comment in this video. Or maybe, no? Yes. Okay lang ba mag-suggest? Pwede. Ano? Partner? Ano yun? Bago po tayo mag-schedule on our next live, yes. Mag-post ka kung kailan at anong oras. May para malay talaga. Mo. Hindi, kasi yung iba kasi dyan, wala rin time. Pwede. Sa mga downlines. So ganito gawin natin. Starting today, this will be now a live channel, yung account ko na to. Mm-hmm. And I'll be posting ahead of time kung ano po yung magiging topic natin. Tama. And anong oras, Philippine mm-hmm. time, so that others who are watching from different countries, correct. Like, you know, especially this mga... This is a mentoring online. Yeah, that's and true. This online is free. Mentoring. And it's free. Yung mga, ano sila, yung, let's say, Qatar, Nigeria, yung mga behind kayo. Ng ilang oras. Correct. So, at least you can review the video. And at the same time, you have the idea already kung ano yung mga pinag-uusapan. Anong topics natin. Yeah. So, that's all. And, thank you so much. Yeah, thank you so much. Mm-hmm. And see you again next time. UNO number one. Yes. We're privileged. Yeah, bye. See you.